Pow, salute, Powcast Sports. Welcome to another live video or live edition of the Powcast Sports. At ngayong araw na po na ito, pag-usapan po natin ay boxing, syempre. Pero ang gagawin po natin ngayon ay magla-live commentary po tayo ng laban po ni Mark Bernaldez at saka ni Andres Cortes. Doon po sa undercard po ni Michaela Mayer at saka ni Hamadush. So, ayan po yung pag-uusapan natin at ayan po yung ating topic for today. Kaya, sama kayo sa akin, ipagkwentuhan kayo at sabihin ko sa inyo kung saan ba ito pinapanood. At of course, kung may mga tanong din po kayo sa akin, pwede po kayo magtanong. At sound check, ako po ba yung naririnig nyo? Are you Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, chine-check ko lang kung naririnig ako eh, no? Shout out po kagad sa mga nagko-comment dyan sa Facebook. At share ko lang po muna para maraming makaalam na tayo po ay naka-live. At pag-uusapan po natin yung laban po. I-update ko po kayo sa laban ni Mark Bernaldez. Yun, sandali ah. Iayusin ko lang to para mas maganda at mas maliwanag. Okay, and share lang po. Hindi pa po siya lumalaban. So right now po, undercard pa po o mga undercard pa po. And I believe, papakita ko lang sa inyo itong screen na to. So far po, ang magkalaban pa lang ay si Howard at saka si Green. So, ito po, ano? So, ang magkalaban pa lang ay si Howard at si Green. At pagkatapos nun, si Phillips na at saka si Mason. And then Mark Bernaldez na ang sunod. So, and then after that is the Melendez versus Matisse. And then, of course, Mayer versus Hamadush. Alright. Good morning. Medyo na-late ako ng gising ngayon. Kaya medyo parang wala tayo sa ano. Tayo sa hulog. Kape muna. Ayusin ko lang ito ng setup. Ah. Sa ESPN Plus po siya napapanood. Wala po siya sa ano sa TV as usual. Wala na namang nag-cover na local channel. What can we expect? Intay-intay lang po siguro tayo pag nagkaroon ng Pacquiao level para alam mo na. I-cover po. Kasi hindi pa ganun kalaki. Palakihin pa natin yung industriya. Teka lang ah. Magbabasa po ako ng mga shoutouts nyo. Inahanap lang ako dito. Yan. Para maliwanag. Uy, 203 na kagad po yung lahat ng nanonood. Salamat po sa inyo lahat. Again, round number 8 of 8 po yung Green versus Howard ngayon. Which is basically after this one, we should expect Abdullah Mason versus Jalen Phillips in the lightweight bout. And then junior lightweight is Mark Bernaldez fight. And that will be up next after this. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kape. Kape-kape tayo. Maliwanag ba ako? Malinis naman po yung aking live stream. Sa mga nanonood po ngayon, mamaya po naka-live po ako ng 3 o'clock sa interview ko kay Mark Bernaldez. And then after that one, interview ko kay Robert Paradero. Nagulo na tuloy ako, Robert Paradero. And then after that one, I might go live and do a commentary as well on the fight of Pete Apolinar and Jong Sian Kang. Yun po yung laban niya sa Korea for the WBO Oriental. So, we'll see if we could do a live commentary. Shoutout po sa lahat po ng mga nagbe-message sa akin ngayon na hindi ko nasasagot dahil ang tanong lagi saan mo mapapanood. So, sa mga maghahanap din po ng laban, live commentary lang po ang aking maibibigay dito. Ibig sabihin po, wala po akong mapapakitang laban. At that's, I know that's very unfortunate, but that's how it is. Kasi po, bawal ipalabas
kasi po copyrighted. So tayo po ay nag-iingat din doon kung ano lang yung pwede nating ipalabas, yun po yung ating pinapalabas. At sana po ay kumbaga eh mapagbigyan niyo na. Okay. Ay, ang top rank ngayon, ano, sunod-sunod po yung mga magaganda nilang ipapakita. Gaya po ng sa boxing, ang dami nilang mga paparating na mga laban. And let me just show you some of those fights from the top rank Twitter account, November 5. Ito po yung ngayon, yung Mayer versus Amadouche, Crawford versus Porter, November 20. And Lomachenko versus Comey on December 11. And so far, ito po yung ating mga nakikita. Again, yung sinabi ko po kanina na si Mason, sandali ah. Si Mason, siya po ay sunod. Sunod po dito. Okay? Yan po yan. And Michaela Mayer arriving on the venue. So, we see that on Twitter. Ito po yung mga nangyayari ngayon. Hanapin natin kung may post pa niya. Ito yung kanina eh. So, bawal ko ipakita ng buo. Baka malintigan tayo sa copyrights eh. But that's on Twitter. Yes, namove po yung laban ni Fritz Biagdan. Biglaan eh, no? Ang lapit na kasi. Good thing na rin yung laban ni Fritz Biagdan na namove kasi para mas pahaba yung training niya. Kasi biglaan din yun eh. So, sinabi ko sa kanya, sinabi niya, ready siya. Unfortunately, I mean, yung mga ganong klaseng level talagang kailangan mas mahaba yung training. But he might be ready, we just don't know. But it's gonna be a difficult task for Fritz Biagdan trying to fight a guy that beats the guy that beats General Casimero. But we'll see, no? We'll see. Magaling itong Fritz Biagdan, magaling din naman. At sigurado akong may laban din naman siya. So, yun lang. It's a tall order, kumbaga. Right now, we're still waiting for the fight to happen. Wala pa po, no? Hindi pa po nangyayari ang laban. At sa kasalukuyan po ay naglalaban, ay hinihintay pa po ang desisyon ng laban po ni Green. At yan po yung... After Nan, and isa pang laban, Tyler Howard po is undefeated versus Ian Green. And then after that is we're gonna see Abdullah Mason versus Jalen Phillips. Kanina po, natalo po yung Martez McGregor kay Rowdy Legend Montgomery. Oh, Ian Green wins this one in an upset. Undefeated po yung Tyler Howard. So, wow. We're seeing a lot of upset. Makakita kaya tayo ng upset pamaya din kay Andres Cortes versus Mark Bernaldez. Kasi si Mark Bernaldez po ang underdog dito. Yung kay ano po, kay may link tanong dito kasi yung kay Apollinar po is gonna be shown, sabi sa Omega page, is 3 o'clock or 4 o'clock. So, around 4 o'clock siguro. Ano, wag kang, ano na naman, nag-aaway na, may nakaaway na naman ba? Hindi ko nababasa lahat eh. Hi Sir Pao, shout out. Wag po tayong mag-aaway. I love you all. At tayo nga eh, ilan-ilan lang tayo ditong nanonood ng 261, actually madami yan. Facebook and YouTube and Twitter, we are available. Request ko po, paki-share na lang po para po ano. At if you want to support me further po, you can be a member on YouTube and you will get a special badge every time you comment. And on Facebook, it's the same thing. Or you can send me super stars or stickers po sa Facebook, sa YouTube naman tawag dito stickers or super chat. Para yung super chat, makikita ko kagad yung mga message nyo. Ibig sabihin, pag nag-comment kayo, yun, nakitang-kita, maliwanag na maliwanag. Yan, ang dami kagad nagme-message sa akin pag ganito. Sobrang dami nagme-message. Yung laban po ni Caleb Plant, bukas po, live commentary lang din po tayo. Hindi po tayo makakapag-live, tawag dito.
live show mismo hanggang sa mga local lang po tayo. At sa mga local, marami na rin tayong nag-live din po yung mga kanika nila mga promotions. But we're welcome and we're hoping we can also do a live on each of the promotions. I would like that the time to come na talagang kumbaga tayo yung magkaroon ng rights. Okay. Sir, ano po yung masasabi niyo Virgil Ortiz na kay Eddie Reynoso? Very good move. Kilala naman si Ortiz eh. Caleb Plant is entering the building by the way. And Canelo Alvarez being shown sa weigh-in po ito ha. Sa weigh-in, pinapakita dito. But of course, that will be a different event tomorrow. Tomorrow po yan, 9 o'clock, Mike Tyson was there. And kakapikunan sila sa weigh-in. So they're just discussing it on Top Rank. The good thing about this, ano, and yung mga network in competition, pinapakita nila yung ano, yung mga news about boxing even though sa kabilang network siya. Dito parang hirap pag kunwari yung ngayon yung balita sa basketball na pinapalabas sa kabilang channel, halos hindi mo makikita sa kabilang channel lalo na pag directly kalaban eh. So iba yung news agency na magbabalita sa kanya. So for example, pag pinalabas sa kabilang channel yung isang boxing, ang hirap mo mabalita din sa kabila. Unless ang nagbalita niyan or nagpalabas niyan ay hindi dun sa magkalaban na network. Oy, hey, it's Louie. Salamat 2.79 super sticker. I really appreciate every time your support. At we're trying to get back on our live stream dito. Actually, dito sa live stream ng commentary, mas malakas ang kita kaysa sa ano eh, sa mga interviews. Pero mas maganda sa puso yung nag-i-interview ka kasi mas nakikilala mo yung mga boxers. Namin talaga nagme-message. Lagi-lagi ang message sa akin pag may laban, saan ba mapapanood yung laban? Meron po kasing mga laban na hindi mo talaga siya mabibili. So you have to look for the links. And unfortunately, yung links po sometimes are illegal and I cannot promote on this channel. So alam ko may mga ilan dito na nanonood sa illegal na stream. Kayo na po ang bahala mag-share sa kanila sa comment section. Basta 'yun. Sir, ano po update ni Liga's update controversial decision? So I've interviewed Ligas, I've interviewed Abney, I've interviewed Rush, and I've also interviewed the supervisor. So I guess they're planning, actually they're doing, I think they'll be passing an official complaint on that one. And hopefully maayos din lahat. Alam mo, ang masasabi ko lang, and I hope the boxers and the fans are watching this. Lahat tayo talaga, sa totoo lang, lahat tayo, I'm sure we all want, kumbaga, we all want our boxing to succeed, right? Wala namang hindi, no? Dahil pare-pareho tayong fans, eh. We all want to see a good fight. That was a very good fight, yung Ligas at saka Abney. And not a lot of... not a lot of people that are watching this probably do not know about that fight because that is a local fight. Okay? Local fight meaning hindi pa siya masyado kilala, no? Pag lumalaban sa US, that's when we actually have the time to really look for the boxers. Kaya ako, natutuwa ako every time na napag-uusapan yung local boxing scene. Now, yung company Ligas, of course, they have a very valid points. Yung Abner rin, of course, they also have a valid points. And the officials, they all have their own opinions on things. But this type of things happen, it's a close fight. And my personal opinion, it could have gone either way. Isa rin sa nangyayari dyan, ano, and I would accept this, no? I've actually accepted this part because this is a part of my job na every time you comment on things, whether you feel you're fair or you're neutral or you're not, someone will always take something out of your comments and make it out of context sometimes. And sometimes
the fight is 10 round long, 'di ba? Mahaba 'yan. So, kumare, first round, second round, fifth round, nagkamali ka, yung suntok na hindi naman pala tumama na suntok, nasabi mo na tumama, you were watching it live, you're anticipating the action, and you made a mistake out of the 100 punches that you said, kaboom, boom, pow. Eh, sometimes you get criticized by it. And I accepted that as part of the job because people will always have something to say. But pag sa trabaho natin, ano, I feel down sometimes. Kaya nga hindi ako nakapag-live. I feel tired. No, but I'm still motivated to do these things. And I hope sa lahat ng mga content creators na nanonood, nag-aabang din sa aking sasabihin and nare-respect din yung iba. Alam ko naman, kaya importante rin naman yung sinasabi ko, hindi sa pagmamayabang because syempre pag nagsalita ako na kampi ako dito or ito yung nanalo, ito yung ganito, it will just provoke things. And from both sides, from either side. So it's better if you're the media coverage to be on the neutral side. We're different from the other bloggers who obviously have their faction, di ba? May mga faction-faction. Tayo kasi temporary faction lang tayo sa mga boxers. Pag Pinoy sa Pinoy na yan, lalo na we have to stay in the middle. Okay. Okay. So, hindi pa po nagsisimula po ang laban. Salamat po sa inyo lahat. Ang gagawin po natin commentary mamaya-maya ay si Mark Bernaldez at saka yung main event pwede rin naman natin pag-usapan if okay, no? Alam ko iba hindi nila masyado gusto yung female boxing pero female boxing na Michaela Mayer and Maiva Hamadouche it's a history as well. Yeah, very good yung belt na paglalabanan dito. And yun. I think it will be a great match. Pero feeling ko lamadong-lamado rin dito si Michaela Mayer. Eh. Tangkad ni Michaela. At syempre, top rank fighter. So, alam mo yung ano, yung kasabihan na tayo no, we understand when we're fighting outside that we need to knock out the opponents, but we don't really want to accept that pag locally, but I mean, I'm not saying it's okay, it should not be okay, everything should be fair, dapat walang dihado or dapat fair talaga, and ako naman naniniwala na ganun talaga. Intay-intay lang po tayo guys ha, because right now it's just chit-chat and chit-chat ang nangyayari. Siguro mamimili ako ng mga ilang tanong dito para masagot ko po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay September 6, Sabado po ngayon. Bukas po Linggo, ibig sabihin bukas ang usual na boxing event commentary natin. Yun po yung laban po ni Caleb Plant bukas, okay? Caleb Plant and Canelo Alvarez tomorrow pa po. Now, ngayon po is Michaela Mayer versus Maiva Hamadouche. And I'm sure a lot of you are not familiar with these names because these are female boxers. But you are familiar because Filipino kayo, Michaela Mayer. Hindi nyo kilala, si Mark Bernaldez kilala nyo from Sandman Promotions. Yan po ang ating ibabalita sa inyo mamaya-maya. Casimero will be a champion in Reese's Butler versus Sultan for the interim championship. Aba, updated to si Niro ah. And here's the thing, no? Sasabihin ko sa inyo. Pwede ba ka magtanong dyan? Sino po yung mga hardcore Janriel Cuadro Alas Casimero fans? Gusto ko lang pong malaman. Yung mga hardcore talaga na talagang Casimero fans. Alam ko marami, you know. And you know, sometimes nakakatakot nga magbalita ng Casimero, you know, whether you're saying the truth or you're just commenting, people will always
ang daming komento ng mga tao lagi. Sobrang daming komento. Diba? Okay. Hala na, napindot ko. Hey! Yun, AAA lang malakas. Oh, idol po, pao. Okay. Dito banda, yun o, oh, Coach Ricky, salamat, basta, Bisaya, gahi. Ito, mahaba-haba nito, mahaba-haba ito. Naghihintay lang po tayo ng laban. Saya ang mga potential ng boxers kung madaya lang sa laban. May dayaan man kasi ang iba kanila nawawala ng gana, nagtitiro maaga dahil nawala ng interest dahil sa walang kwentang mga nakapalibot. Wake up call din yan, ganyan. May nagreklamo, di siguro talaga masikmura ang kalagayan at kalimitan sa inaalagaan na boxer at iniiwasan sa mga malulupit na kalaban. Pagdating sa big stage, kadalasan matatalo, gugulong sa lona, sana maayos ang lamat tungkol sa controversy na yan. Okay. Agree. Guys, sa totoo lang, kampi-kampi tayo dyan. It's just sa akin lang. As you know, kilala niyo naman ako karamihan dito. I try to approach it as the civil as possible. I mean, nagsasalita lang ako ng ano, ng negative in the proper way. But I still do sometimes, no? Siyempre, hindi maiiwasan yan. Especially when you're trying to defend yourself. Ako, bihira ako umatake talaga eh. I say bihira because I cannot guarantee for sure na pag na-trigger ako. Pero that means depensa pa rin ako. It's usually defense. but pare-pareho po tayo na gusto natin ma-improve ang boxing. So ito na po, yung top rank on ESPN, Abdullah Mason versus Jalen Phillips. Pro debut po ni Abdullah Mason and Jalen Phillips is one win. And alam mo na pinopromote itong Mason. Okay? Di matawar ng guts at pagpili ng kapatid. Yun naman, ugat, conflict with Givens. Okay? Talagang gusto niyo talaga pag-usapan lagi si John Riel. Eh, no? Iba talaga. Ayos lang ako, sasandal ako, sumasakit na yung ligod ko eh. Ayos natin itong ano-anong konta. Thank you guys, salamat po sa pagsama sa akin. At mamaya-maya po, ngayon po nagbabalita lang ako sa inyo na kung ano-anong balita at sumasagot po ng mga tanong. But later, I'll be doing a live blow-by-blow commentary to the best that I can, to the most neutral possible I can. Even po sa international stage, I still do commentary sa although sa ganito lang. And of course, we want to be as neutral as possible then because I want to bring you exactly as it happened when it happens. And our style is because mag-isa tayo, eh, totoo po yan, medyo mahirap kasi we try to bring the color commentary and the analyst in the same man, which is ako. Siyempre, may alam naman tayo sa boxing and it's so hard na sometimes you also be the person doing the color commentary. Napag-aralan po natin yan sa seminar. No, sir, hi. Anto? Hi, Sir Pao. Shout out watching from Taytay, Palawan, Sir Pao. Thank you so much, sir. And we just have one more fight and then Mark Bernaldez will be up on the apron and on the ring. Move on na lang. Sana kung ayaw niyong supportan. okay. Relax, relax lang po tayo, guys. Pare-pareho lang tayong mga boxing fans. Alright? Okay lang yan. Huwag kayo mag-aalala, guys. Okay. Mamaya, huwag nyo kalibutan kay Pete Apolinar, ha?
alas 3 daw at saka yung interview ko kay Robert Paradero. Tapos mayroon daw akong i-interviewin and ipapakita ko sa inyo yung boxing coach. Kasi ako sa totoo lang guys, no, although yung mga magagandang promoters, may magagandang boxers, I support them. But if you see me, no, mas hindi mas gusto, no. Gusto ko ding manalo yung mga underdogs. Gusto ko ring manalo, as in every time I interview the underdogs, it's more than just an interview. If you see it, it's kind of like a motivational for them, lalo na yung mga sunod-sunod na talo. Oh, I like the story, yung mga tatlong sunod-sunod, ang dami sunod-sunod na talo, and they're expected to lose and they suddenly win. Yan yung mga favorite na story ko, you know. It rarely happens, but no one can tell me that I'm siding on anyone, no. I am actually siding everyone because I truly love a good sport and a good boxing fight. So whoever wins, I will support. Whoever loses, I will also support. And gaya ng mga underdog, sobrang saya ko pag sila nananalo because they're unexpected. Itong interview ko sa bukas, 3 p.m. kay Coach Melo Miranda, ito sa totoo lang, guys, no, friend ko siya sa Facebook. He has been saying a lot of things na napapalingon yung ibang mga boxers. May mga nagtatanong pa, mga trainers, who's this guy? But this guy has proven himself in his last two fights at siya po yung dayo, no? O, hindi sila nagpo-promote. Sabi nga niya, wala silang karapatang mag-promote. And I'm promoting them because they don't have the capacity to promote. And everyone naman, no, as long as I have the time at free tayo, syempre na-hire tayo ng mga promoter. Na-hire tayo ng ARQ, ng Omega, ng PMI, na ni Madam Kukoy, ng VSP, paminsan-minsan, ng Harada, lahat, Sandman Promotions. But when we have time, we also interview dun sa mga boxers na mas maliit, mga gyms na mas maliliit, gaya ng Knockout Boxing Gym dyan sa Pampanga. And of course, I'm from Luzon, guys, no? Nakakatawa pag sinasabihan nila akong bias ako sa mga taga-Bisaya. Eh, taga-Maynila po ako. Taga Maynila po ako, taga Luzon ako. So dapat paramihin ko rin yung magagaling sa Luzon. But of course, ganun talaga ang buhay. So itong si Coach Melo, he was the coach, or he's still the coach of Renz Rocha and friend of Fernan Agencia. Ito po yung dalawang boksingero na not a lot of people expect that will win. Because they're the underdogs. But lalo to si Renz Rocha. Binuwi mo, natalo niya si Paligte at si Paulino, magkasunod. High-level fights. And he looks awkward pero nananalo. So yun lang po. And I want to just promote that. And tomorrow, I'll get to interview this guy because tomorrow, meron po siyang bagong hahawakan na boxer na dati talagang galing-galing nito. Nagkasunod-sunod yung talo. And when I interviewed Ernesto, he's a very humble and shy guy, but to put it bluntly, no, parang feeling ko parang nawala na ng konti yung kanyang momentum. Yung motivation niya is not the same probably. So hopefully Coach Melo would give him a very good training, not just physically but I think mentally kailangan niya yan to have a strong head. All right, so round number 2 of Mason versus Phillips, 4-rounder lang po ito. So mabilis lang ito matatapos. At yung Mason, ang ganda ng percentage niya, 24 against 12. At ito po ay mga baguhan po na sino-showcase po ng Top Rank. Very good. And oy, dami na kaya. Sino na ba yung mga nag-share sa akin? Coach, pipitikin lang sa itlog ni Flash, sabi ni Gabalio. Ay, nako. Yung mga ano dyan, coach, alam mo naman, nagkakausap tayo. Mga boxers, let them trash talk. I let them say whatever they want to say. Kaso hindi tayo para-paraw ng threshold eh. Ang nga, tinatablan din eh. Kala nyo lang hindi eh. Pero, I recover fast.
Lalo na pag may kailangan. Kaya kailangan ako, nag-i-schedule ako. Pag hindi ako nag-i-schedule, pag na tamaan ako ng pagod, wala na. Yun. Natalo pala si Ramel. Opo, natalo po si Ramel Antaran. Mark Bariga ba naman yung kalaban niya eh. So, matindi rin yung Mark Bariga. So, ito na. Tignan ko muna yung mga nag-shoutouts at saka nag-comment. Pamaya-maya na po yung ano, sunod na po dito kay Mark Bernaldez. So stay tuned as I give you the action live. And actually, this fight is promoted to you by Bob Arum's Top Rank Promotions. And this is shown on ESPN. Okay, and ito na. Pinapalabas pa, ay ano po, nangyayari po ito sa Las Vegas, Nevada, USA. Okay, nahihirapan ako, napapahinto ako. Eh, pag medyo may mga nagme-message sa akin. I'm sorry. Teka. Fight that. Nawala. Sa Fight that TV po ang Caleb Plant. Next na po yung laban. Next na po, ano? Sir, pa-shoutout naman dito sa Binyan. Salamat po. Raymark Aspa. X8, oh, malaki. Underdog kasi si ano, Mark Bernaldez. Ay, tsaka yung nakatalo po kay yung ano po, yung makakalaban po ni Mark Bernaldez. Natalo po niya si Jenny Cervanya. Napaka-bilis po ng pangyayari doon. Okay, at gusto ko lang sabihin, may mga boxers ba nanonood sa akin ngayon? Gusto ko lang, may message lang ako sa inyo. Okay, si Asukal, Ray, shout out from Taal, Batangas. Yan. Actually, gusto ko dyan magkabahay marapit sa Bulkan eh. Real talk yan. Gusto ko talaga marapit sa Taal. Chess boxers lang pao. Yan. Salamat po. Yan. Okay. So, may mga kaibigan kayong boxers. May mga kakilala kayong boxers. May mga boxers na nanonood. Ako, syempre, ang dami na akong kaibigan eh. Pero a lot of my friends, they understand my job that I have to say what I have to say. And sometimes my comment may not be for the boxers or for the friends, yung mga kaibigan natin. Lalo na pag bumabaksak sila, lalo na pag dihado sila, lalo na po pag, kunwari, alanganin sila sa kalaban nila, tsaka talo talaga sila, kunwari lang, no? And I have to say it because I have to be honest with the followers. And of course, I'm not, sometimes, kumari, nagko-commentary tayo, may nasabi tayo, uy, tinamaan sa katawan, yung pala, feeling niya, hindi talaga siya tinamaan, or siguro, hindi talaga tinamaan. You know, I could be mistaken, but that's a part of my job. You know, we make mistake, the earth is human, and syempre, I'm doing it live, and I have a different perspective, and not all the same thing. And I know that's why it's very important to have as much as you can act very accurate. But no commentator is 100% accurate. Sometimes they do make mistakes. And most of the time, actually, even in the US, even the big guys do make mistakes. But the thing is, I'm not in favor of everyone all the time, especially my friend boxers. But you gotta understand that ito po yung trabaho natin. So, hindi laging kampi tayo sa isa't isa. Ganun talaga ang buhay, okay? Anyway po, naghihintay lang po tayo ng laban po. And okay, what do you need, baby? This one? Okay. Yung anak ko kasi nangungulit, may kailangan dito sa desk. Okay. Alright po, salamat po sa inyo lahat. Sir Pao, bumibet ka ba sa mga Pinoy? Yeah, paminsan-minsan po, if I feel like it, ngayon hindi ako nakabet eh. Paminsan-minsan, pag mga big fights, talagang
na bet tayo. Sir, saan po pwedeng manood ng live? May mga links po dyan na sinesend, kaso wala pong legit na link. Idol, shoutout asawa ko sa'yo, Leilani Tubal, naglalaba habang ako nanonood sa'yo, idol. Idol kita, Sir Pao. Yan, ganyan din ginagawa ko eh. Naglalaba yung asawa ko habang nanonood ako. Hello po, sorry. Leilani, paglabay mo din yan. Sir Pao, sana saan po makita laro ni Mark? Sa Sandman promotion po. Hindi, sorry, kala ko Mark Bariga. Ano po, sir, illegal kasi mga link eh. Hindi ko pwedeng i-send dito. May mga kaibigan lang tayo na nag-share din sa atin. Bawal po talaga mag-promote, kundi mawawalan po tayo ng ano ng channel. So search na lang po, may mga lalabas naman po. So ngayon po yung nag-uusap-usap pa lang po sila kung ano pong what's next. Hay. Hinihintay po natin yung laban ni Mark Bernaldez, and I guess this is it. Mark Bernaldez and Andres Cortes coming up to you. Eto na. And the Mexican flag is now, eto na, pinapakita na yung Mexican flag. Eto na si Andres Cortes. Guys, eto na po, Andres Cortes. Okay. Ayeto na si Andres Cortes, mini-makeup pa na siya. Mark Bernaldez also inside the ring, guys. This is it. Mark Bernaldez, here we go. I-introduce na po sila. Ang galing ng ano, commentator ah. Ito na, ilalagay ko na guys. Eight rounds. Bernaldez versus Cortes. Twenty-three victory, 4 defeats, 17 knockouts. Mark Bernaldez from Butuan City. Round 1 is upon us, guys. Ah, ini-introduce na po. Itong kalaban niya po, 15 wins undefeated po ito, ha. Nakakabahan na ako, guys. Pa-share lang po. Pa-share. Ito na po yung laban ni Mark Bernaldez. Here it is. The fight of Mark Bernaldez. Fighting out of Las Vegas, Nevada. Andres Cortes won all career fights by unanimous decision. Wow. Okay. Or KO. I didn't understand that statement. Okay, let's go. This is round number one of the very, very, very curious fight of Mark Bernaldez. Kasi siya po ang underdog. Binibigyan na po ng final instructions right now. 8 rounds. And share na po natin para mas marami pang makapanood po ng laban na ito ni Mark Bernaldez from Sandman Promotion. Shoutout po sa mga Sandman boxers, sa lahat po ng nanonood sa Pilipinas. Hindi pa man nagsisimula, naka-Mexican color at saka naka-Philippine color po yung dalawang boksingero. And they are in the middle of the ring. Pareho po silang kanan. And here we go. Round number one. Jabs po ang pinapakita dito kagad ni Andres Cortes. Andres Cortes from Mexico. Of course, isa yan sa talagang matinding kalaban ng mga Pilipino, mga Mexican. Magagaling po kasi yung mga yan eh. At I will always repeat this, ano? When a Filipino is great, most people would say, get him to a Mexican. Because we believe in the caliber of the Mexican, the body shot, three-punch combination, nakatanggap dun si Mark Bernaldez. He has absorbed it well. Again, this is just the first round, scheduled for 8 rounds. Good body shot ang pinakawalang kagad nito ni Andres Cortes.
Guys, help me guys in sharing this one. So, ma-updated kayo sa balita po. Wala po akong mapapakitang laban. But this is round number one. Andres Cortes showing his power right away. Right overhand punch. Good job, Mark Bernaldez using the ring. Mark Bernaldez has three fights win before this, no? And those were all knocked out as well. So, he is on a high note. But this type of fight is on a different level, guys. And there you go. Mark Bernaldez looking really fast as well here. 1 minute and 24 seconds, first round. Mark Bernaldez. Ito po si Bernaldez, only 27 years old. And ito pong kalaban niya si Cortes is the 24. Mas matangkad ng bahagya po si Cortes. Sa at least sa statistics sa BoxRec. But if you look at it, it's about the same. And out of the six fights, undefeated yung kalaban niya, si Mark Bernaldez. Natalo po siya sa dalawang laban. Out of the six, two of those are the level up fight. So this is the another level up fight for Mark Bernaldez. Hopefully he gets this one. Good body shot. Uy! Nagkapasukan dito. Pasukan ng kaliwa si Mark Bernaldez. Mark Bernaldez really looking good. I have a very good feeling about Mark Bernaldez and this one, ano? 26 seconds. Hope he gets this one. Ayan, ayan, medyo, hindi tayo biased, but of course, we, alam naman nyo na, kampi tayo sa Pilipino eh. Baber Cortes. Going to the body. Kanina, ano? Jab uli. In the 10 seconds, clapper. I've heard it. That's it. Virgin Hotels po, nangyayari ang laban Las Vegas. Salamat po. Woo! Commentary po tayo sa mga hindi nakakaintindi. This is just commentary. Round number 2 na tayo. Actually, live scoring tayo dito para masabi ng mga tao kung okay ba yung pagkarinig ko. Actually, I would have to give the that round for Cortes. Okay. Okay, yan. Nalagay ko na dyan ha, yung score ko ha. Round number 2. Pero ito, ang ganda na simula dito ni Bernaldez ha. He's retaliating right back. 8 rounds lang po ito. So, every round is important. Especially, 4 na rounds lang may panalo mo. I mean, tabla na kagad. Unless there's a knockdown. Good left hand kay Mark. Pasok ulit si Mark dito. Mark Bernaldez. Trying to assert his power here. Ooh, good right hand. Mark Bernaldez really looking good. Sa totoo lang, ingat lang siya sa counter. Natamaan siya doon ng right hand. Ingat siya sa counter right hand. Namumula na rin po yung mukha dito ni, ano, ni yung likod ni Andres Cortes, no? Natamaan niya ata na sa dako. Yun, pumasok si Cortes. Going to the body, going for the uppercut. Bernaldez countering. Napayakap dito si Bernaldez. Ma-attack dito si Cortes. Wisely getting out of the way is Bernaldez. Siya naman yung counter. Good! Right hand! Uy! Uy! Not left hook talaga. Yung right hand pala, tumatama lagi sa ulo ni Bernaldez. Buti na lang matibay yung Bernaldez. Hindi ito napapatumba. Yung mga talo nito ni Bernaldez, is most of them are by decision. So, we know that Bernaldez is a very good chin. Canelo plant, bukas pa po yan, body shot. Oy, a little bit low. Mark Bernaldez, Cortes, second round action. Uy, good counter right. Yun, again, that's a good straight. 1 minute and 11 seconds, good body shot. Combination, binalikan na naman siya ng overhand right.
ingat si Mark Bernaldez sa overhand right kasi yun yung tumatama kanina na solid eh. And then there is, oh you know, another overhand right counter. Kasi pag pumapasok siya, kinakounteran siya agad ng overhand right, 56 seconds. Kasi hindi mo rin naman itataas kasi yung kanang kamay, yung kaliwang kamay niya, sinusuntok niya. So ibig sabihin, wala yung depensa. Yan na, ginamit niya yung kanan niya. There you go, siya naman lang bumibitaw ng right hand. Good counter right, ang bilis din dito ng action. Ha? 32 seconds, second round na po ang nangyayari. This is the second round, guys. I'm inclined to give this to Bernaldez, no? Kasi ang ganda ng pinapakita niyo dito compared to the first round. Tsaka lumalaban siya, although naka-counter-counter siya. Yun lang. That 10 seconds, maybe I would give this to Cortes. Michaela Mayer being interviewed. Sir, papalagay mo sino mananalo sa tapang ni Gabriel sa Munguia to? Kay Canelo Plant, ano po? Canelo yan. Round number 3 na tayo. Unfortunately, I'm gonna have to give that to Cortes as well. So, 20-18 na po ang score ko. Michaela Mayer is being interviewed right now, 2-0 in world championship fight. So this is another world championship fight. So okay, aba, na-late na konti. Round number 3 na kagad. Napahaba yung interview. 10 seconds po ang nawala dahil sa interview ni Michaela Mayer. So far, I gave the first 2 rounds po kay Cortes. But Mark Bernaldez is not out of the game. And very unfortunate, nagka-head clash ba? May dugo ba? Wala naman. Wala naman. Wala naman dugo. Going to the body. Good left hook. Oy, tumama. Twice. If I'm gonna bet here, I bet Mark Bernaldez could win by a knockout. You know? Wala siya kung ano kung nadudo siya doon sa ano ko sa website na inaanoan ko. Wala eh. Good body shot. Mark Bernaldez going to the body here. Exchanging kay Andres Cortes. Ooh, good right hand, solid from Mark Bernaldez. And Mark Bernaldez, again, another right hand and the left hand. And Mark Bernaldez feeling it and he is going for the kill. Talaga yung right hand niya, solid ang suntok niya dito. Napapauno ngayon si Cortes. And Mark Bernaldez feeling it. A very good start of the round. Round number 3 para kay Mark Bernaldez. Na body shot nga lang siya doon. Napaurong siya. And this is the third round action of Machete. And Cortes, I don't know what's the moniker of Cortes. And the right hand as well. Ganda ng ilag. Ayun, good upright, good body shot kay Cortes. Bumabalik dito si Cortes ha. Mark Bernaldez showing really good in the third round. Uy, the right hand, muntik na naman. Uy, na-counter si Mark Bernaldez. And Andres Cortes looking to capitalize on that. He is momentarily hurt. Mark Bernaldez trying to fight fire with fire. Nagkapalitan sila dito. And they're in the corner. Mark Bernaldez now being pummeled by Andres Cortes. Oy! Ang bilis! That's too quick. Ay, sobrang... I'm so frustrated. Ang bilis. Frustrating. Oh man. Bad trip. He is okay.
Sobrang da. Okay guys, so kakatapos lang po ng laban ni Mark Bernaldez and unfortunately natalo tayo via stoppage TKO po in TKO in the third round. It was an early stoppage if you ask me, but I wasn't there. I don't know exactly. Pero looking at Mark Bernaldez, he looks okay. I feel bad. Sobra naman yung ref. Sobra yung ref. Sobrang aga mo in-stop ref. Guys, please watch it. I think Mark Bernaldez was doing really good in the third round. Was doing really good. Tinataas po yung kamay niya ni Cortes. But let me see real quick. Pakita ko lang sa inyo ha, yung mabilis na ito po yung nako patay tayo dito eh pag nakita. Patay tayo dito pag nagtatamagal eh, nakita ko eh. Papakita ko lang instance na hihinto na sandali. Ha? Relax lang kayo ha. Ito na, nakatama kasi si Cortes and ito ang bilis eh. Ang bilis po, ang bilis sandali ulitin ko ha, papakita ko lang ha. Lumalaban pa si Bernaldez, hininto ka agad. This is so frustrating. This is so over, ayan o. Wala naman eh. Ref! Oh, nagdidepensa pa eh. Ref! Man, I'm looking at it again and I'm seeing Mark Bernaldez still okay. He's defending. He's just being pushed but not... Okay. Okay, so guys, I hate to bring in the bad news, but this was an early fight. Mark Bernaldez, I think, was really doing great. Hindi ko man binigay sa kanya yung rounds. But the third round, he is, he started very well. Natamaan niya pa nga ng right hand. Medyo mabilis yata yung stoppage. Cortes. It's the second round, give or take, Cortes or Bernaldez. I actually gave that to Cortes just to be safe. Pero yung number 3, Bernaldez na yun. Nakaka-frustrate, guys. Nakaka-frustrate. Anyway, we have to move on. Hopefully, Mark Bernaldez come back from this. Nakakalungkot lang because this is the third time Mark Bernaldez gets into a high-level fight. And every time he does, medyo hindi siya pinapalad. So, ano pong comment nyo dito? Ano pong masasabi nyo kung napanood nyo po yung laban? Mabilis lang, hanapin nyo siguro yung replay, but that was an early stoppage para sa akin. Ay, nako. Lagay ko nga muna dito yung Cortes. Cortes wins by TKO in 3 against Bernaldez. Is it an early stoppage? Mag-iimbita na ako na makakakwentuhan ko dito kasi medyo frustrating eh. Share na tayo. Talo tayo, guys. Talo tayo, guys. Cortes wins by TKO in 3 against Bernaldez. Reaction. Join the video chat.
Okay. Aba, ba, ito si Brian. Brian! Sir Pao, ano naman yun? Parang sobrang aga. Parang palagay ko, laki yung laban natin dun eh. Tapos malaki nga. So, napaaga yung stoppage talaga. Nakaka-frustrate ng konti. Saka parang nakikita ko parang may mga patama si Bernaldez na medyo iniinda ng Cortes. Right, the right hand. The right hand, pare. Diba? Kaya parang baka to be safe na siguro. Naghanap na ng paraan. Oo nga. Parang nakakainis. Nakakainis. Anyway, we shall move on. Sayang, no? This is the third fight. Sinasabi ko na level up fight ni Bernaldez, eh, hindi siya pinalad. Kaya nga, eh, parang sobrang sayang talaga. Laki ng laban sana natin. Okay. Okay. Pare, pasok ko lang si, ano, ah, si Siegfried. Siegfried, sir! Yes, sir. Good morning. Morning po. Napanood ko saglit, sir. Nakakadismaya talaga yung stoppage na yun. Tapos una pa nakatama si Bernaldez ang mga solid. Nung nakandita ng ilan, ang aga talagang ini-stop ng referee. Yeah, kaya nakaka-kainis. Kadismaya talaga, kainis. Oo. Nakaka-high blood, sir. Ewan ko ba? Ano masasabi mo doon? Ah, sobrang aga, sir. Hindi katulad dito, lalo na dito sa mga referee sa atin. Walang ganon. Lalo na si referee Tapdasan. Tinitingnan talaga kung dapat na ba talagang ihinto yung laban. Yeah, that was a very early stoppage in my point of view as well. Sana pinagbigyan ng konti, no? Nakakadismaya. And I feel really bad para kay dito kay Bernaldez. Kasi, ano mo pare, he's been waiting for a chance like this sa big fights, pero biglang kukuhanin lang ng ganun. Hindi man lang siya nasaktan, sa totoo lang eh. Sana wala nakita mo ko. Wala nasaktan yung Juan Cortes. Ayun lang. Siguro medyo alanganin ha, habang maaga pa. Okay. alam mo, hindi ako masyado nagkikriticize kaya pinapabayaan ko kayo mag-criticize. Sana kahit binilangan man lang. Sana binilangan man lang. Yun na nga. Oo, pwede pala. Dapat binilangan man lang. Hindi, binilangan. Alam na. Parang meron akong sabihin, pero parang wag na. Oh, wag na. Okay. Winter TV, yung pinakabata nating analyst dito. Winter. Ko, Sir Pao. Sir Pao, nagulat ako. Stoppage. So, tingin ko lalaban pa naman po si Mark at saka maganda yung simula niya. Medyo bias lang po talaga yung referee. Parang nag-guide po ngayon si Mike Palanya. Sa kanya po ako nakapanood po ng live eh. Oo. Nag-live po si Mike. And na-disappoint din po sila. Nag-post nga po si Mike Palanya kung boxing daw po ba yun. Yeah, so, I saw that. So, medyo naiinis po ako dun sa referee, Sir Pao. Ah, okay. Alright. Ano rin, hindi ko rin alam eh. So, pati yung mga commentary dun sa pinapanood natin na mukhang early stoppage daw. But we need to, I always wanted to see the side of the referee, but I guess ito yung pinaka-ano talaga. Pero kitang-kita naman natin na pwede pa eh. Alam ko, ang bilis. Oh. Pero pa, baka ano nila yung, ano, yung bakaya nila mangyaring nakaraan kay Sultan. Napahiya yung ano nila, napahiya yung binibuild up nila. Oh, kasi pag Pilipino talaga, talagang may chance talaga yan dahil isang suntok lang. I mean, I was really hoping na mapabaksak niya itong kalaban niya eh. But anyway, pasok ko si Justin. Justin! Sir. Reaction. Hey. Well, let's... maaga para sa akin masyado. Kaso na ano eh, parang nag-spaghetti legs. So, hindi ko rin masisi yung rep dun. Sana ano eh, sana umupo muna tapos nag-recover. Pero maaga. Mukhang na brief ni Bob Arum, sir. De joke lang. Ayan.
Loko lang. Litigan tayo dito talaga dito eh, no? Pero naitindihan ko. Sir po, hindi po talaga binilangan po ba? Kasi pagkatumba po ni ano, hindi na po, di ko na po pinanood. Nagulat po kasi ako, di ko na po pinanood. Then bumalik po ako, then inaano na po nung referee po yung kamay po niya. Oo, oh, TKO pare, walang bilang yon. Ibig sabihin, sabi ng referee, walang laban to. That was really not nice. That's the nicest word that I could say. Not nice. Bago mangyari yun, sir, pa nag gumaganti pa, nasasaktan pa yung kalaban. Bago nila start. Tinaas nga ni Cortes yung kamay ni Bernaldez eh. So ibig sabihin, alam sa doon. Nirespeto ni Cortes yung ano, Bernaldez. Nakatama yun. Ay, nako. So, ngayon po, meron pa po tayo actually dalawang laban yung main event natin, pambabae. At dahil maaga na tapos, eh, puro video na naman ang pinapanood natin ngayon. Siguro, sendan ko ng, ano, bad trip siguro yung mga, mag-ano ako ng reaction dito sa mga taga-team Sandman. Hanapin niya natin yung mga reaction ng mga tao. Bad trip yata po si Mike pala niya. Bad trip yata. Parang bad trip po si Mike pala niya, si Magic po. Ay, oo naman. Sino ba naman ang hindi mababad trip? I mean, that's why naiintindihan ko talaga yung mga boxer pag ganito. I mean, they all have, ano, whether tingin nilang panalo, whether tingin nilang talo, talagang, syempre, pinaghirapan yun eh. Tapos, matatalo ka ng ganun, hirap. Hirap talaga. Sir, pa, ano mas to, tanggap si... Decision po, matalo po si Mark eh. Mm-hmm. Hindi, ang pakiramdam ko dun, baka posible pang ano eh. Posible pang manalo tayo dun eh. Opo. Kasi ang ganda ng galaw ni Mark eh. Tumatama sa kanya yung kalaban niya. Okay? No problem, tumatama. Pero iba yung pakiramdam ko sa galaw ni Mark. I think it's gonna build up to even more better kasi lalo na third round, nakakatama na siya. Kumbaga, nakukuha niya rin niya yung rhythm niya kahit papaano. Saka, sir po, palagay ko nga, parang sa tingin ko kung naituloy yung manalo tayo ng knockout. Kaya yung yun din nararamdaman ko, pare. Kaya ang bigla nila, napaka nakita nila, bigla nila talagang inigil. Sir po, mauna na ako. Nakikinig na lang ako dito sa, ano, dito sa baba. Sige, sige lang po. Sige lang. Sige. Ay, nako. Sa mga gusto pong mag-react dyan, pwede po kayo sumali at i-click nyo lang po yung link sa description. Sandali, i-ano ko ulit. Ipipin ko lang, ha? Actually, nag-multitask ako, eh. Ilagay ko lang. Nakakainis. Pero bukas, meron pa tayong magandang laban. Kaso, ito yung... tsaka mamaya, may laban pa po si Pete Apolinar naman sa Korea. Suportahan po natin pareho. Again, send ko dito yung link para may mapag-usapan tayo. Woo! Okay. Ano pa? Natakot masilat si Babaro. Okay. Na-seminar ni Uncle Bob. Sir Pao, sino po ba yung referee po na nag-officiate? Alamin natin. Alamin natin. Hindi nakasulat dito sa akin eh. Hindi ko alam kung sino eh. Natakatakip kasi mukha yung naalam. Ayan na! Ang bilis, updated na agad yung ano. Teka lang ha, tignan muna natin yung referee. At nako, nandito si coach. At may coach dito. Sandali, bago kayo pasok si coach, pakita ko lang to para masabi ni coach yung pangalan ng referee. Ito po yung referee. Ayusin ko lang ha. Mas medyo maliit kasi. So, ang bilis na update ng BoxRec. So, si Alan Huggins. Alan Huggins po. At yan po ang inyong itsura. Sir, na. Possible another controversial referee. Kumasigati na lang po. Kinakabahan naman ako nito eh. Buto na lang hindi Pilipino. Coach Dalot! Hey, sir! Ready ka na ba?
Pasok ko, yes, si Coach po ng Sandman. Coach of Sandman Promotion, ito po yung ano, ito po yung mukha nung ano, nung referee, si Allen Huggins. Ikaw na bahala, take it away. Anong paramdam mo? Bad trip. Oh. Last. Hmm. Nawala ka, sir. Ako, nawala si sir. Bad trip lang narinig ko. Bigla nawala yung boses. Narinig niyo ba siya, Winter? Tsaka ano, Justin? Hindi dalita po, sir, kayo. Pa. Nawala. Sobrang bad trip. Pati yung signal niya na bad trip. Bad trip. yan na. Meron na uli. Oh. Sige, sabihin mo na. Bad trip kasi kita naman natin yung boxer na lumalaban pa. Ako naman sa trainer nakikita natin na lumalaban pa yung boxer eh. Nanununtok pa eh. Ba't itinigil agad? Iyan din ang tanong ko. At saka maliwanag na kayang-kaya eh. Kaya pa kasi nakikita naman natin yung boxer. Pag talagang rugi na yung mga bitaw ng suntok, wala nang lakas. May lakas pa, nakipagsabayan pa. Iyan nga. Sige. Kita natin eh. Siyempre kami, alam namin yung boxer namin kung anong tibay kasi sa ensayo nila doon, talagang monitor namin yan. So, hindi yan lalaban na ano. Hindi yan lalaban na walang ensayo. Kapag ensayo, tapos didlangin ito ng ganun lang. Buti sana bumagsak eh. Kasi ako mismo, pag bumagsak yung boxer, pwede na into talaga kasi kita talaga natin yung ano eh. May tanong ako sa'yo, ano, coach. Dapat ba binilangan muna or pwede bang bilangan yun na standing knockout or knockdown, I mean? Pwede ba yun? Pwede. Pwede naman bilangan. Pero dapat, kung inintay nyo man, dapat inaanok muna medyo ilang suntok bago kung tingin nyo talaga na ano, nahilo na. Eh, nagre-reklamo pa nga si Mark eh. Tsaka ang liwanag ng mata ni Mark. Lagi yung tinitingnan yung mata ng boxer pag gano. Ang liwanag pa eh. Diretso pa eh. Oo. Pangit. Sir Pao, tsaka po, iniindan na rin po, coach, yung ano, yung mga suntok po ni Mark. Iniindan na rin po ni Cortes. Eh, kaya nga, kasi bumabato pa ng malakas. Kasi kung rugi na yung boxer, hindi na makaporma. At saka wala na talagang, ano yan, wala nang lakas pag manantok. Nakakaano lang kasi, nakipagsabayan pa si Mark kasi ganun talaga yung lumalaban eh. At saka ano, brother? Sabi ng iba, you know, and syempre, we wanna be as neutral possible, pero kayo, salita kayo, bahala kayo. Pero sabi ng iba, nasasaktan na daw kasi, tumatama kasi ng right hand, ang tindi din ang tama ni Mark eh. Iniingatan na daw, baka pag humaba pa ito yung round eh. Feeling mo ba, as a coach, nakikita mo, is Mark Bernaldez getting parang momentum, nakakuha niya na konti yung kanyang mga distansya at yung rhythm niya na palamang, ano na siya, mas nakukuha niya yung laban? Yun na nga sana eh, kasi yun na round na yun. Parang lamang pa nga si Mark na sa round na yun eh. Yes, I think so too. Third round, lalo ganda. Na simula, ang ganda ng mga bitaw niya eh. Ganda, lagi na nakakatama si Mark ng mga sulit. So yung ano talaga, yung prospect niya, kung nagtagal, hindi pa natin alam eh. Pero wala na tayong magawa, nangyari na. Ganun na talaga boxing. Okay. So... Bad trip nga tayo, pero wala naman tayong magawa. Tapos na eh, decision na eh. Yan, hanggang bad trip lang talaga tayo. Wala na. Nagkakaano? Coach, pwede po ba i-suspend po yun yung referee dun sa laban? Halimbawa po, i-suspend po siya ng WBA. O-N. Matagal pa na proseso yun. Tapos, wala na naman. Hindi na rin mabago yung decision. Yun na yun. Hindi na rin kasi sila nagprotesta eh. Kaya nga kasi iprotesta mo din yun. Wala na rin. Nangyari na rin. Okay. So, ang ano dyan, nasa ano na talaga, next time na naman ulit. Sayang lang. Grabe, coach, thank you very much, ha? Salamat. Ano, alam mo, alam ko gano'ng ka-frustrated talaga para sa coach at team nyo. Sa lahat naman, naiintindihan ko. But, kahit pa paano, no? At least di ka mapakita ng galit na galit na sobra. Pag nakita na lang natin, abangan natin yan dito sa Pinas. Daddy Dids! Hello, sir. Good morning. Good morning po sa lahat. Ano masasabi mo, sir?
Nakakadismaya talaga. Pero isang lesson at saka isang tips sa mga boxer natin pag yung kalaban ay pinopromote ng mga dambuhala, iwasan dapat yung magstay sa luna at saka wag umanti. Kasi nakita ng referee na opportunity na pwede niya nang i-stop kasi hindi na gumaganti. So alam naman natin na gusto nilang pasikatin yung bata nila. So matik na yun. Pero dumugo ang ilong ni Cortes ha. Nung lumapit siya kayo. Hindi. Sa akin, as a no trainer, okay lang naman sana in-stop kung nakita natin na yung boxer. Hindi na talaga nakipagsibayan pa nga eh. So parang ilang suntok lang, hinito na agad. Yun nga, big listen sa lahat ng mga boxer at saka sa amin din mga trainer na pag dumayo tayo, sana wag na mangyari ng ganyan kasi alam naman natin yung na nakikita na talaga natin ngayon na kung ano na yung karapat-dapat nating gawin pag tayo ay dumadayo. Kasi sa part sa boxing, ganun na talaga nangyayari ngayon eh. Tapos nakita niyo yung huling laban ni Sultan, di ba? Apat na bisis na knockout yung kalaban pero ang score is isa lang ang lamang niya, di ba? Paano kung parehas na knockout din siya isa lang, parehas isa? Hindi talo pa siya doon. Talo. So diyan natin makikita talaga yung Paano yun eh, parang hometown, home court advantage yun pag sa boxing, sa basketball eh. Dumugo ni Cortes. Nilapitan niya si Cortes, kaya nga bad trip ako kasi nakikita din natin na si Mark nakapag-training maigi yun. So magaling din mga sparring doon sa Miami. So sa Miami niya nakabis eh. So kami, todo support lang kami dito sa Pinas. So bad trip kasi ganun ang nangyari. Nakikita na sana ni Mark yung butas, makipagsabayan na si Mark eh. Correct. Actually, I feel really bad as well. Kasi ito yung sinasabi ko, Coach, no, Dalit. Ang tagal niya dun sa Miami, nag-training siya, nakailan laban siya. He has the momentum. Tatlong sunod-sunod na knockout and this is another step of fight. Sabi ko nga, ito na, hindi na ito papakawalan sana ni Mark. Dahil every time nag-step up siya, medyo nag-fell short. This time around, nakita ko na iba yung galaw niya, mas mabilis siya. Tsaka maganda, kahit tumatama yung kalaban din, tumatama din siya. And that is what's frustrating. Ang haba ng preparation nyo, no? Hindi nyo basta-basta nilalaban. You really want your fighters na may chance sa kalaban nila. And he has a big chance. Ang problema, ganun. Hindi binigyan ng chance. Kaya hindi kami natakot na labanan yun kasi nakita namin yung last laban niya kay Genesis. Si Genesis kasi na puruan lang na early round. Kaya ganun ang nangyayari. Sabi namin ito si Mark, kasi may tibay ito si Mark. Talagang magandang laban nila nito. Yun na matibay talaga. Matibay si Mark eh. Ahanga ako sa tibay niyan. Kaya dito sa Jinsan, ahanga ako sa tibay niyan eh. That's what I said as well. Sabi ko walang mapagpatumba dito. Ay, nako. I guess this is the thing that we can do. Oh, sige. Sa mga gusto po mag-react, pwede po kayo mag-react. Just let us know kung ano pong pahiramdam nyo. So siguro, let's take it to social media. Let's check kung ano po mga reaction. At summit reaction po ang nakikita natin sa Facebook, lalo na sa ating mga kaibigan. Naku, naggalit na si Mike Plania. Ang kita sa Facebook niya. Ano ba? Ito, kita ko. Tignan natin dito. Yung post ni Mike. Talagang ano si Mike kasi kasama sa gym eh. Ayan o, sabi niya, grabe pud, kay rep, nakadepensa tapos get stop boxing. Ay. Takot ako i-play, baka makapirate ako eh. Pero i-play ko konti. Ay, iwas. Ayan o. Oh, tumama pa. So, wala namang tamang maigi yan eh. Ay, wala namang tamang maigi niyan. Alang, yeah. Ay. Walang tama na maigi, walang solid pants na naka-black nga eh. Talaga okay. Pinasuntok eh. Tinigil agad. Dito natin yung mga COVID dito kay Mike. Vaccine ba to? Ayun na. Ayun na yung mga ano mo, mga kaibigan natin. Yawa kayo, visit. Kung alam na rep na ito, ang sarap sparring po sa lood. Yan. Ay, nako. Sigurado, ang dami reaction dito ng mga tao. Ay, oh, training ni ano. Anyway, guys. Ano pa ba magagawa natin?
Hindi, hanggang social media na lang tayo, pwedeng gumante. Or pwedeng magsalita. But this kind of ano, no? Pwede ba rematch dito? Or, kasi ito, pinipili tayo dito, coach, di ba? Hindi naman tayo may control eh. Kasi yes, sila nag-ano eh. Oo. Yeah, mahirap din makakuha ng rematch eh. Sinasabi ng fans kasi kagad rematch, pero it's hard. Mas mahirap pa yung rematch. Mahirap yung rematch eh. Hindi, basta-basta makukuha kasi, yan eh. Kasi sila mismo yung pumipili ng kalaban. Kaya siguro hindi natin ano, na talaga nakita nila na magkipagsabayan din. So, baka. Bakit pa, no? prospect siya ng top rank, sir. Kaya hindi parang kalabon. Oo, prospect siya eh. So, wala na. Ang masabi na lang, wala. Mark, huwag kang ma-discourage. Tuloy pa rin. Ganda ng pinakita mo eh. Oo. Ang ganda na lang yan. Saludong-saludo si Cortes eh. Saludo, syempre, ano, hindi naman niya kasalanan, tamaan. Pero hindi naman natama, no? Oh. So, puro black, eh. Reaction ng mga tao, gusto kong makikita eh. Konti pa lang nagko-comment eh. Oh, black. Ew. Black. Ay. Black. Wala pa. Oh. Yan o, nakataas yung kamay. Wala. Talaga dumipin sa yung boxer kasi alam niya yung sundo karibas. Kaya black siya ng black. Correct. Yeah, he's still defending. Tsaka, yung pagka-stop, pagkatingin mo sa maka ni Mark, okay. Sabi nga ni Mark, patingin to na. Anyway. Alright, pasok natin bago to. Brian. Brother! Bri, ako walang boses ah. Bri, naririnig niyo ba si Bri? Hindi wala. Wala. Bri, wala akong boses, Bri. Minsan ka lang makapasok dito. Yung audio mo, kailangan gumagano. Balik ka ulit. Ayusin mo yung audio mo. Wala eh. Wala yung naririnig eh. Sir Pao, excuse me. Ah. Baba mo na ako, off to work na. Sige lang. Si Coach Roderick. Sige po. Masakit sa bang, Sir Pao. Oo. Thank you so much. Thank you. Okay, have a nice day. Bri Ginoso, pare, ano, konting ayos lang sa audio. Alam mo, ako, as a boxing fan, ano, ako kasi, syempre, may boses na tayo dahil sa platforma natin. Medyo malaki na, almost half a million niya, both YouTube and Facebook. And I wanna say, as professional as I can, I think a little bit nga unfair yung stoppage na yun. I mean, bias tayo sa Pilipino talaga, pero pag talo naman, sinasabi ko, pag dihado naman talaga, because that's our job. Kanina nga, Ronatek, sinasabi ko, yung may mga boxer na minsan hindi ako pabor sa komento sa kanila, I have to do my job. But this time around, you know, hindi sa sinasabi kong ano, pabor ako dito kay ano, but that's the truth, talaga may labang pa ita sana itong si, ano, si Mark. Sobrang nakakapanghinayang. Sobrang nakakapanghinayang. Makikita kasi, makikita talaga natin eh. So, na pwede pa. Ito yung mga sinasabi ko, na I'm all for Filipino boxers talaga. And it makes me feel sad na parang, alam mo na. Ewan. May dalawa pang laban eh. Hindi ba, mayroon pa sana akong ano eh, ang tawag dito. Magka-commentary pa ako sa sunod ng mga laban eh. Si Bad Dibag. Bad Dibag, sir. Your comments. Nakakainis. Oh. Ang ano ko lang po doon, sana yung mga susunod na lalaban ng mga boksingero nating mga Pilipino, no? Pag mga ganong staff sa referee na alam nila na kaya pa nila, magwala sila. Yung alam mo yung ano, anuhin nila yung referee, tapos pag susuntukin nila yung ano, ano na grade kasi, nakakadismaya yun. Para maano rin ang mga referee na di dapat ganun. Di ba? Pakita nila na, oh, matupa, malakas pa ako, ba't mo hininto? Para naman maano yung referee. Ayan. Kasi sobrang nambayad ng Pilipino, pag ginanop, di ba? Pag sungko sa ibang lugar yun, nangyari, ni staff tapos ano, talagang mag-ano yun. Wala eh. Grabe. Halos,
3 seconds lang yung ano, halos 3 seconds to 4 seconds lang yung pagkano doon sa pagkaipit niya sa ring. Kahit sa amateur na boxing, hindi pa pwede mo i-stop kahit sa amateur kasi ang amateur mas mabilis yung ano. Hindi pa pwede yun kasi ilang suntok lang. 3 punches lang. Hindi pa pwede sir, kasi sa amateur. Pabilisan sa amateur. Sir, doon pa lang sa punches bago mo i-stop. Doon pa lang po sa paa ni ano. Tingnan niyo po yung paa ni paa niya, hindi pa nga po na ano. Oh? Nagulat na ako noon eh, biglang tinigil eh. Tingnan niyo po yung paa ni ano. Wala ding ano, ding ano man oh. Oh, tingnan mo yung paa. Hindi ka kumalog, ano pa oh. Didipinsa talaga ganun talaga. Ganun talaga siya magdipinsa, nakaano yan pag magdipinsa. Kaya na, nakataas na po talaga. Grabe. Hindi nga mag-sparring ka dito kay Duno yan. Pag pinaipa-sparring gan sila, hindi makapasok basta-basta si Duno yan. Yung mga hariba si Duno kasi naka-close talaga yan si Mark eh. Kaya sabi ko yan, matibay talaga si Mark kasi magaling niya mag-block. Magaling talaga siya sa dumipinsa. Ang problema ngayon, sa sobrang dipinsa niya, hininto na ng referee. Walang hiyang referee ka. Hindi na kanina hindi na nakabigay si coach. Okay. Yun lang sir pa sa akin naano ko lang yung ano ko ninanakit ko. Bray, ano ka labas pasok ka try mo, kailangan pagpasok mo yung audio, gusto ko marinig yung ano mo eh, gusto ko marinig yung sasabihin mo, labas ka muna tapos pasok ka uli, ayusin mo yung audio mo, gusto ko marinig yung sasabihin mo eh. Ano ba naman? Ang dami ng coach. Medyo controversy local at saka international. Sunod-sunod yung controversy natin sa boxing. Nakakainis. Okay. So, ano, I'm supposed to do as well yung commentary natin dito sa Michaela Mayer at saka Maeva. At remind ko lang, hindi pa po tapos ang laban ng mga Pinoy. Meron pa po tayong laban. Mamaya-maya po naman. Hapon, si Pete Apolinar naman po from Omega, lalaban sa Korea. We're probably gonna do a commentary as well on that one. And then may interview po tayo kay Robert Paradero who's gonna get a chance to fight in Thailand in December 14 kay Knockout CP Fresh Mart. At marami pa po ng mga Pinoy ang lalaban November and December. And of course, Raymar Gabalio. Ito pa, isa pang magkakaaway-away din ng Pilipino. Dito, we have to be strictly, ano, ayusin natin yung komentary natin dahil parehong Pinoy, baka hindi na ako makapunta ng San Juan. O kaya hindi na magpa-interview sa nito. But I'm sure they understand that we're doing our job, they're doing their job. Abang-abangan din natin. May pag-asa pa tayo. Ala, ang daming Sandman. Coach, may namintis ba ako? Ang daming Sandman na palaban ngayon sa international stage. Yes po, ang dami. Siguro kung hindi na-cancel yung isa, siguro mga nasa 12. Dami, boxers ha? Namin alalabin. Alalaban sa ano, ibang ba? Kasi sa Miami, lahat sila may schedule. Lahat sila doon sa labas, may schedule sila. So, bali, 7 sila doon. Tapos, may dito rin sa amin na may lalaban din sa ano. Tuloy na rin daw yung laban kasi ni ano ni Jason Mama at saka ano, Jason Mama at saka Edward sa Dubai na. Talagang yes. Talagang siguro, talagang hindi na siguro maka-cancel kasi sa Dubai na yung venue eh. Sana pare, mas maganda yung sa Dubai. Oo. Okay, and sandali ah, pasok ulit si Brian na. Ah. Bri, sana ayos na audio mo, Bri. Sir Pao? Yun! Sikat to. Lagi na nagko-comment sa ano, sa Facebook, sa groups. Ano ang iyong opinion? Masyadong maaga. Ano ba yung status eh? Di ba masyadong nakatama yung si Cortes eh? Nagulat ako. Kaya pa naman. Naka-disappoint lang talaga. Yeah, it's very disappointing. Na-disappoint nga kayo, Nanos. Lalo na kaya ako kasi kami nagtuturo dito. sakit sa ano. Mark, pasok ka dito. I want to see your point of view. Mark Joseph, alam mo,
sigurado ako yung mga kaibigan natin na mga fans hanggang mamaya pag-uusapan nito, we'll probably do a reaction din mamaya kasi may mga trabaho pa po yung mga tao ngayon eh. So mamayang gabi, pag-usapan ulit natin. You're welcome to join. Pag-usapan natin yung mga laban ng mga Pinoy, si Pete Apolinar mamaya, at saka syempre yung laban ni Mark Bernaldez. But right now, we're looking at the co-main event for this fight. At ito isang magandang laban din. But you're all welcome to join in if you wanna go ahead and say your two cents, your opinion on the matter of Mark Bernaldez early stoppage. Okay. Coach, di sa backstreet na napanood ko na nakita ko sa backstreet na may schedule din na laban si Bernaldez sa 11 ata yon. Matutuloy pa ba yon na natalo sa natalo siya ngayon? Hindi, hindi na yun matutuloy. Sayang. Ayun na. Pero wala sa US. Pero depende na yan kasi sa US wala namang 45 this race period. Listing? Eh, oh, wala sa US eh. Pero ilan days? Wala, kahit doon, kahit 1 week lalaban ka, pwede. Ah. May kaya nakita nga ako, nakita ako sa Boxrix, yung Boxrix kakatalo lang, may schedule na apat, sunod-sunod. Oh, yung kata, last month, lito nun, si, doon na, yung ginagawa doon, tapos, 1 week later, maban ulit. Oo. Sa ibang bansa kasi walang ano, walang 45 rest period, wala. Tuloy-tuloy. Sa atin lang dito mas mano, mas mahigpit. Pero okay naman 'yan kasi para naman sa boxer. Okay. Para sa safe. So. Nako si Mark, Mark, bawal magguba dito. Sir Pau. ano sabi mo? Kagising ko lang. Oo, pero nakita ko, napanood ko naman yung mga ano ngayon, mga replay. Masyado talagang ano, although naman talagang nahirapan si Cortes, kagaya nga ng sinabi natin last ano natin, live natin, na si ano, si Andres Cortes, kung iisipin niya si Genesis Cervanya itong si ano, si Genesis Cervanya itong si pangalan itong si Mark Bernaldez, magkakamali siya. Kaya lang, ito nga, parang kagaya nga ng ano ko Sir Pao, expected ko, parang nadala ata ang top rank sa ginawa ni Jonas Sultan kay Caraballo. Na hindi tinigil yung laban. Binigyan pa ng puwang kaya nakaanuhan. Kumbaga, yung tipong parang naano na kasi hindi pa tinigil. At saka, tingin ko talaga hindi pa sapat yun. Hindi pa sapat talaga yung that time na yun. Masyadong maaga, Sir Pao, na itinigil yung laban na yun. Itong si Allen Huggins. Allen Huggins. Siguradong gagawa ng memes yan. May mga memes sir, sa mga Filipino boxing. Yan ang si Allen Huggins, if you're familiar kahit si coach, nag-referee yan sa Cebu nung laban ni Sultan at ni Casimero. Ah, siya ba yun? Tama. Siya yun, Sir Pao. I remember that this referee, hindi ko rin ano. Kaya nung nakita ko na si Amare, okay. Ako, may ano dito. Nung nakita ko siya palang ano, pag-referee. Kasi alam ko, hindi yan magano na Las Vegas eh. Kasi pagkakaalam ko, sa ano yan eh, sa New York. Nagkataka ako, ba't na sa Las Vegas nag-referee ko si Allen Huggins? Yan lang, hindi ko alam yan. Hindi ko masasagot yan. Well, surprise niya ako bakit nangyari yun eh. Kasi, ang alam ko, pagkaganyan, kung ako nagkakamali, sir pa, correct mo ko. Wala pa naman eh, kasi bago siya ako, ano, bumitaw pa siya eh. So, meron pang ano, at saka nakatayo lang naman, depensa. Masyadong ano lang. At saka hindi naman ganun kasulid yung mga binibitawan ng Andres Cortes bara-bara nga eh. Hindi, pero hindi nga nakatama. Puro the place lang. Hindi nga nakatama ng maig eh. So, in-stop. So, yan nga, sabi natin, wala na tayong magawa kasi ganyan na talaga boxing. Kahit ano ano natin pagkakadismaya. Hanggang dito na lang talaga kasi tapos na eh. Desisyon na yan nila eh. Sir Pao, may tanong nga ako, Sir Pao. Yes, sir. May tanong ako kay Coach. Kay Coach, si Coach ba, no? Coach sa Sandman? Yes. Yes po. Coach, kailan laban ni Vince Paras? Nag-aanap pa kami kasi bagong pasok pa lang sa team namin si Vince Paras, eh kakasign niya lang yung nung ano, nung last week. So, by the way, hindi pa namin siya bibitawan sa iba. Dito muna sa amin siguro. Para maano namin yung data, pagkaka-recover.
Bata pa coach, marami pa malarating coach. Oo, oh, kaya nga sabi namin, hawakan muna namin ng ano kasi mag-training muna bago namin bigyan ng ano laban. Kasi balak ni boss, may promotion yata sa December kung iwan ko lang kung hindi kami busy kasi lahat ng boxer namin may mga laban si Saludar sa kay Maluni next December. So next month. So dami kasi naming laban mga boxer namin. Kaya busy. Iyo. Nice. Actually, ang ganda nga ng ano, Sandman talaga eh. Pag dating sa international stage, talaga namamayag pag yung mga boxers yun, dami. And puro mga marquee fight. Kaya yun yung mga inaabangan ng mga talaga ng mga boxing fans. Sandman ngayon, isa sa, ano eh, sa kilala na promotion dito sa Pilipinas. So, good luck! I'm sure. Yan, sa dami niyan eh, may makukuha kayo dyan. Imposible sa sampo, walang ano, walang magmamayagpag diyan. Sana lahat manalo, pero yung pinaka maganda diyan, alam mo na eh, yung mga championship, mga world championship. Pinaka maganda bang talaga natin si ano, yung dalawa na 'yan. Hindi ko na mabanggitin kasi mahirap na. Nag-away-away na naman tayo. Alam ko na yan, Raymond Gabalio. Danaire. Pag-arapin ko ulit sa interview. Para pag-init yung mga tao. More fun. Pag-arapin mo ulit, Sir Pau. Try natin. Be your back, Brian. Salamat, ha. Ano yun? Brian? Yep. Dalawang Brian eh. Di na lang siya pa. Di na lang. Para. Yung pwede sa mama, tuloy na. Tuloy na daw. Sabi. December. Pero hindi pa binigay yung date. December lang. Sa amin lang mag-prepare kasi December. So, lagi naman kami naka-prepare. Eh. Sino magpapromote? Kung basis na yan eh. Sa Dubai, Sir Pao, sa Dubai. Parang intiki yata mag-promote. Hindi pa ako sure kung sila ba talaga. Alam mo, ay baka mapasabay pa yan kay Casimero. Siguro, Sir Pao, hindi natin siguro. Ano, baka... Hula lang ba? Hula lang. Mga masabay yan kay Casimero. Kasi parang balita ko, dalawang Pinoy eh. May sa promotion na yan, dalawang Sandman na lalaban. Dalawa. Sino isang Sandman? dalawang Sandman lalaban dyan. Okay. Ayan. Ang galing ng Sandman eh. Ang galing ng manager nyo eh. Pagdating talaga sa mga big fights eh. So, good job sa inyo at sana ano tuloy-tuloy yung good fights and yung mga panalo din. Walang tigil to, Sir Pao, kasi may ano na nagsisimula na naman kami, kukuha na naman ng mga bago. Ay, grabe. Walang tigil to. Good luck. Masaya yan. At least lagi-lagi tayo may pag-usapan and very good yan sa team nyo. Kasi alam mo, Ronerex, sa mga vloggers, lagi na aming topic, Pacquiao lang at saka Casimero. Yes, so, yes. Pag mas maraming mapasikit nyo sana, masaya ako dyan. So, very good. Mas sa akin din, Sir Pao. Mas mabuti sa Pilipinas. Mas maraming promoter para mas maraming boxer na sikat. Correct. Ganyan naman ako rin eh. Sabi ko, mas maraming promoter, mas maraming boxers na sikat, mas maraming world champion. Kaya, para... Kasi hindi naman lahat na kaya namin suportahan. Kaya mas maganda talaga na mas maraming promoter para mas ano... Dismaya nga ako, nag-retire yung Alay. Dismaya kami kasi isa sa napakasikat din na promotion noon. So, sayang na nawala sila. Na, ano, kasi... katimbang natin yan eh, pag maraming promotion nga. Kaya sinabi ko, pag maraming promoter, maraming sikat na boxer. That's correct. Bray, go. Lakas mo konti. Ilapit mo yung ano mo, hindi namin masyado marinig eh. Ano yun? Dito sa Bukit Bukit nga, mayroon promotion dito, pero bigla nawala eh. Iman ko, paano nang balitas kanila?
Dati ang pinakasikat diyan sa bukid noon kasi kilala talaga namin 'yan. Si Sir Yunel nasa Rino. Nasa Rito, siya yung pinakasikat. Tapos nung tumigil na siya, pumalit si ano si Caminyo, si Sir Roy. Oo, tapos ano rin si Sir Wawi Lalanto doon rin. So pero Caminyo dati marami nga sila doon kaysa amin dito, kami lang. Dapat sa Jensen may kumalaban din sa inyo. Oo, mas maganda. Mas maganda kasi para sa Cebu, ganyan ang nangyayari. Gym versus gym, naglalabanan eh. No, dito ngayon, dalawa na kami from problema sa isang team kasi isang boxer lang. So, sabi nyo, mas maganda talaga yung maraming. Kasi nagtutulungan naman tayo, hindi naman natin expected na maglalaban-laban. Kung sakaling naglalaban-laban yung championship na, mas okay din yan kasi kung sino man nanalo, sa atin pa rin. Kagaya nga ni Dunairet ka ano ngayon, kabal niya, sabi ko, mas maganda yan. Kasi kung sino man nanalo, sa atin pa rin yung belt. At saka trabaho lang naman. At saka okay, basta healthy competition, kahit maglaban-laban yung boxing gym. Para sa akin, kasi boxing fan ako, gusto ko makita rin, Rolex, yung magaling sa Sandman versus magaling sa ibang promotions. Para ano, parang bragging rights, pero professional, para pataas ng pataas yung level. Kaya nga, mas maganda kasi makikita talaga natin ano, makikita talaga natin yung sino magaling, sinong ano, karapat-dapat sa ano dyan. Oh, may request lang si Romeo, pakilabas na yung pangalan ng referee. Ayan po, si Allen Huggins po. Oh, Allen Huggins. Okay, baka sabihin ng bubuli tayo. Wag ma- Okay. Kahit siguro Sir Pao sa ibang bansa nangyari yun na hindi tagaro na mga boxing hero, dismaya din talaga sila. Kaya sa ibang bansa rin nangyayari. Kasi nakikita natin yung performance ng boxing, yung boxer na. Ito yan. Sa kanila siguro. I'm sure talagang at what's kami done is done. Kami lato saan man kanina, nako, nag-ano na sa group chat namin, no? dismaya. Sabi ko, wala na tayong magawa. Ganun na talaga boxing. Kaya okay. Listen sa inyo, Lea, talagang ano, ganun na talaga sabi ko sa inyo. Kaya Hirap, coach. Pwede si coach, pangiti-ngiti lang dito sa akin eh. Pero medyo frustrated talaga yan. Okay. Basta Pinoy, laban dayuhin, full support ako. Okay, salamat, Sigrid. Okay, salamat po sa mga nagko-comment. Sa tomato can ulit, salamat. Richard Mayo, nasa backstage, hindi kita mapasok. Kailangan po may video pa bago ko po ipasok. Natuto na tayo ng leksyon eh. Minsan may mga loko-loko kasi mga pumapasok eh. Ay, yung mga nagtatanong po sa akin ng laban, ano, sa Cebu sana may December 5 sana dyan, pero mukhang hindi po yata matutuloy. December 4 po, ang laban po ni... Teka lang ha. Mute ko lang muna sila. May nakikita akong feed. May narinig akong feed. Laban po sa VSP Boxing Promotion December 4 po si Charlie Suarez, si Carla Miss Martin, Michael Dasmariñas. Yan po yung mga nag-headline dyan ng mga kilalang pangalan. And of course, yung mga taga VSP or boxer po ni Madam Kukoy lalaban po dyan. And then December 10, PMI Boxing Stable, yung mga taga Bohol, si Sugano Brothers. Naghahanap din yata ng mga kalaban niya sa mga ibang promotions. Very good. And then Harada Boxing Gym, yun, Jack Tepora dyan lalaban. Sir Rolex, may sabihin ka? Coach Lalut, taas ka na kamay. May promotion pala sa ano, sa Bohol, yung PMI? Yes, sa 10 daw. Sana kukuha sa amin kahit isa o dalawa lang. Sige. Sabihin ko, sino ba mga ano pwedeng ilaban dyan sa, mabababa rin naman yung ano nila eh. Sino mga available? May available kami dito yung si Jervin Mama, yung isa si Kwan, si RB Juniga, 118 or 115 pwede 'yun. Ay, yan, RB pwede siguro kasi pero si Mama parang medyo experience na eh. Eh talo na. Puro wala, natalo na ngayon eh, wala. Talo na, wala na 'yun. Si coach talaga. Hindi kasi puro baguhan yung kay PMI eh. Wala na kaming bago. Yan lang si RB. Si RB lang sa amin. Isa lang si RB. Okay. Sige. Pag tinanong ako ni Sir Glenn Sassing, shoutout kay Sir Glenn Sassing sa PMI Boxing Stable, kaibigan natin sa Bohol. Sarap sa Bohol. Sana makuha ka. Sarap dun. Sarap mag-beach dun eh. K-
kahit problema, hindi rin ako makapunta. Busy ako sa ano namin. Kasi December talaga yung... May laban nga sana isang boxer ko. Tapos hindi ako sinabi ko, boss, hindi ako pwedeng sumama din, boss. Hanap tayo ng ibang ano. Kasi hindi ko pwedeng iwanan si ano. Jason kasi may world title yan eh. Sana ano makapunta ulit sa Sandman ano. Alam ko medyo busy talaga kaya anyway, sana mag-cover ulit diyan. Na-miss ko na yung General Santos City. But yeah. Dami pa naman idol si Sir Pao dito. Ang daming ano? Daming idol dito. Lalo na yung kasama natin ba? Yung kasama natin isang vlogger ba? Idol ka noon eh. Salamat. Natutuwa ako dahil ang dami nating na-impluwensyahan. Alam mo, Sir Ron Rex, sana Luzon, besides Mindanao, dumami yung mga katulad ko. Ako, hindi ako takot na may mas magaling, mas gusto ko ngayon para mas maraming tumulong sa boxing industry. Kasi pag mas marami tayo, mas marami ding views. Hindi lang ako kaya yung nagpo-promote ng boxing dito. Okay lang naman eh, no problem sa akin yan eh. Kaya nga ako, Sir Pan, natuto ako na gawa-gawa na rin ba para makapasok-pasok rin ako sa inyo ba? Sige. Promote. Ay, sige, bago ko ipasok yung nasa backstage na isa, coach, i-promote mo nga yung YouTube channel mo. Nakikita ko nag-YouTube ka na rin eh. Oo, kasi para ano si Coach Dalot lang, Coach Dalot TV. 'Yun lang para mas madali. Coach Ayan. Dalot TV. At sa mga nanonood po dito, si Coach Dalot po ang coach ng Sandman Boxing Gym at ayan, maraming experience siya, magaling 'to sa boxing. Ang tanong, coach, ano ba yung mga content mo? Sa boxing lang talaga yan, Sir Pao, yung mga training namin. Oh, sa boxing. Walang sayaw-sayaw, hindi nagsasayaw. Walang TikTok yan. Okay. Boxing lang talaga yan. Okay. Minsan yung mga lakad sa boxing, yung mga lakad namin. Kakasali na dyan. Good. Marley ka, mahal kita. I've been waiting for you, mahal. Magandang gabi sa lahat. Magandang umaga pala. Sorry. Magandang umaga, magtatanghali na. Sir, did you watch the fight? No, I did not. Oh. Ano ko lang na ang dami na palang mga coach na nag-YouTube ngayon, nakapin na pala yung channel ni Coach Dalot sa baba. Nakapin na ba? Asa na yung yung link ni Coach Dalot? Okay, I mean naka binaba na ni Digital Pen Story. Okay. Hanapin ko para may ano ko may pakita ko. Sir, what's your reaction? Have you seen the highlights at least? Yeah, di ba? The highlights lang. It was an early stoppage for sure. Ano ba 'yun? Yung para nananalo ba si Bernaldez no? Talagang was he in the fight or talo na talaga? He was in the fight, man. That's as simple as that. He was in the fight. He has a chance. He was never groggy. He was getting punched too, pero nakakabalik siya dun sa third round. As a matter of fact, paring Marliga. Sa third round, I think was I would consider the best round of Mark Bernaldez because ang daming right hand na tumama dun. Pero nakabawi si ano, si syempre si itong kalaban natin. And then yun, nagkaroon siya ng chance na mag-bombard ng number of combination and that was stopped. Yun na yun. Pero he was never out of the laban. Game. Ano yun? Sa Miami ba yung laban? Sa Vegas, brother. Oh, damn. Las Vegas, undercard siya ng Michaela Mayer. At ito, papakita ko lang ha. Si Ali Wash, Sugar Hill Stewart, saka si Sean Gibbons, may napakita dito sa ating video. Sa pinapanood kasi pa natin kasi co-main event and main event yan yung women's boxing. So, mahal kita, ano ba? Oy, may coach dito kay ano? May tanong dito kay coach, sabi ni 3D. Okay lang coach, sumagod ka dito? Coach? Teka, minute kita eh. Ito, unmute kita. Okay. Coach, ang sabi, anong advice mo sa mga aspiring boxing coaches? Sa isang aspiring sa... Aspiring, yung mga gustong maging boxing coach, kagaya mo. Anong advice mo sa kanila? So, sa pagkukus naman, hindi naman natin ano talaga na kahit may experience o wala. At least makikita mo talaga yung pagtuturo mo sa boxer, kung ano ba yung karapat-dapat na ano,
gawin mo sa isang boxer kasi kailangan disiplina rin. So sa pagtuturo kasi talagang seryoso talaga tayo sa pagtuturo, hindi natin pwedeng ano, lalo pa yung mga boxer natin na mga prospects. So kailangan isa ta- hag, parang hagdan talaga yung trainer eh sa isang boksingero, kaya talagang nakasalalay sa iyo yung ano ng boxer. So kailangan mong ipag-focus talaga yung ano, pagtuturo sa kanila. Mm-mm. Okay. Pero coach, sa mga hindi nakakaalam, no, ikaw ay dating boxer din. Yes, yes po. Dati po akong boxer. So kaya nga noon pinapangarap ko, sabi kung hindi man ako magiging world champion, hindi ako mag-champion, at saka paghinto ko talaga magtuturo ako ng boxer. Kasi dati sa nagiging boxer ako, wala akong manager, sariling sikap ko lang na ganyan hanggang nag-10 rounders ako, kaya maraming talo kasi alam mo naman yung pa ano sa boxing ngayon, na hanggang noon pa, so mas okay-okay na ngayon eh kasi medyo okay na. Pero dati kasi ako, wala akong ano, hindi ako, wala akong manager, kaya nakapunta ako kay Boss Brico, hindi rin ako nag-sign. Pero wala na, ano na ako nung dumating ako sa Baguio. 2 years ako dyan sa kay Boss Brico eh. Hanggang taga dito talaga ako, taga Jinsan. Kasi yung Sanman dati, hindi pa yan Sanman dati, yung nag, kami pa yung mga boxinger, hindi pa. GM pa yan. Solo pa yan ni, ano, ni Boss GC. Hanggang nung 2011, nagsisimula na nagiging Sanman talaga yan. So, nung mga kasama ko nang dito, ako nasa Baguio na, kaya pagbalik ko dito, dito rin ako nagtitraining sa Sanman, kaya talagang close kami ni Boss GC, kasi start kami ng boxing, yung manager talaga, kilala ko na eh. Talagang, ano na kami, close na kami dati. Okay. Coach, isa sa tanong ko lang, and sige, at ano mo to, kasi maraming mga coaches na hindi nag-boxing. Pwede ba, okay lang ba yun? And what would you advise, kunwari walang experience, ano lang kagad, hindi siya nag-pro, siguro nag-amateur or talagang mahilig siya sa boxing. Oh. Okay lang ba yun, sir? Okay lang naman, wala namang problema, sir. Basta, siyempre, kahit ako nga, kahit ako trainer, may experience ako. Mas madali na kasi ngayon mag-adapt ng mga pagtuturo, lalo na sa internet, makikita na natin, hindi kagaya noon na talagang wala pa. Eh, ngayon, medyo maliit ang mundo natin kasi nakikita na natin kung ano mga ginagawa. Isa lang ang tip ko dyan, kung sino ba yung idol ninyo na boxer, so yung panoorin ninyo, makakuha kayo ng lesson dyan kung paano nyo ituturo sa apply sa boxer ninyo. So, mas madali. At saka makikita ninyo kung ano improvement ng boxer ninyo. So, dyan, kasi marami naman talagang hindi nag-boxing tapos nagiging trainer sila. Seryoso lang sa pagtitrainer. Okay. Okay, sorry. Napindot ako sa cellphone ko. Salamat, coach, at for gracing us with your ano. At ngayon po, actually, minsan nalulugi ako kasi pag bumibili ako ng laban, hindi ko napapanood lahat. Pinapanood ko yung co-main event and after this, yung women's boxing na isa sa Pilipinas, ano, coach, at saka sa mga tao dito, ano, hindi nila masyado appreciate yung women's boxing. Pero kukunti rin talaga yung women's boxer natin eh. Oh. So, ito ang main event dito, mga babae po, no? Pero tingin ko, ano to, kay Michaela Mayer to si, for sure. Magaling to Michaela Mayer, pero tingnan natin kung may lakas yung Maiba na makakalaban niya. Yan, thank you daw, Coach Dalot. Sete, welcome, welcome po. 30, dapat nakasubscribe ka na, ha? Dapat nakasubscribe na. Yan ang bayad. Baka may tanong pa kayo. Nyari, natalo po tayo. Natalo po si Bernaldez. Talo. Sayang. Gusto ko lang i-shout out yung Sanman and si JC Manangkil. Wow. Thank you. Becoming major player in the Philippine boxing sa international scene. Bangla. Thank you. Oh, magaling 'yan kasi sa international scene karamihan ng mga lumalaban ngayon galing diyan eh sa Sanman eh. Na binabanggit na 'yan from Sanman, 'di ba? Yung kay Mark, hindi ko nabanggit na sinabi kay parang MNR 'yung sinabi yata sa kay Moro yata 'yung nabanggit eh. Partner niyo 'yun doon eh, 'di ba? Oh, sir pa, 'yung partner namin doon. Hati-hati yeah. Na 'yan, may Miami, may ano kami, may Miami, may LA kami. Kasi yung Marlon Tapales at Jake Bornea nasa LA sila eh. Ah, hindi ko alam kung sino yung gym niyo doon. Meron na ba kayong specific gym doon? Wala pa kaming ano doon sa gym, sir, pero doon nagtitraining kadalasan sa ano, wildcard. Ah, sa so, wildcard gym.
Sino yung coach dyan? Si Fontenilla ba yun? Opo, opo. Si Arnel. Arnel. Siya ba yung resident taga, na coach? Opo, taga doon siya. Pero dating taga rito talaga yan, taga Sarangani rin. Kababayan ko din yan eh. Iba talaga. Pag taga Jensen. Ano yan? Dahil din kay Pacquiao yan eh. Kaya ano eh. Nabariti nagsimula yan, sir. Kaya Nabariti Pacquiao. Oo. So, Nabariti Pacquiao. At saka nung sumikat na si Pacquiao, yan lumitaw si Dunaire. Lalo pa si Sonsona. Nagbigay rin na si Sonsona sa atin eh. So, si Jensen din yan. Oo, oh, Jensen din yan. Apat na world champion. Taka rito. Jensen Punch, napanood niyo na? Hindi pa pinapalabas yata eh. Napanood mo na ba? Hindi pa. Nakita ko lang yung trailer. I'm excited to see that. Mag-abang-abang kayo doon ng announcer, ha? Yung boses ng announcer, ha? Makikita nyo. Ando ko pala. Nakakuha lang ako dito. Matik na yan. May extra tayo. Coach Dalot, totoo ba yun na may hapon na pumunta talaga doon na pilay? Na nakadungog ka ito? Wala pa kayo kukuha na ba kung isang istorya na? Sa ala yon, sa ala boxers yun eh. Sa ala. Sa ala yun, oh. Sa ala. Dati may na-remember ako sa ala. Ganun, napon na ano. Yung isang paa niya, hindi ano. Artificial yung isang paa. Yun, artificial yung isang paa. Yun, hindi ko pa alam, basta abangan na lang natin pag nilabas na yung ano yung pelikula. Lalabas ko rin yung vlog ko kasi naimbitahan ako ng coach din. Yung extra. Dito sa Pilipinas, sa Mandalu yung shooting yung ano yung isang laban. Hindi ka nag-iingay pa, ha? Sige, Sir Pao, mag-excuse muna ako sa Sir Pao, paalam muna ako kasi pagdiis na ako, papunta na ako ng gym kasi ano na, oras na lang ano namin. Oo, shoutout lang sa mga dyan. Sana makabalik, makapag-training ulit dyan sa gym nyo. Thank you. Okay, Sir Pao. Sige, thank you din, Sir Pao. Okay. Alright, Coach Dalot. Dain na naman dalawa. Ako, hinihintay ko lang kasi itong ano, yung kay Michaela Mayer, sayang naman. Di ako nag-iingay kasi may NDA. Diyak. Ang dami ko ang footage eh. Picture pwedeng ilabas. Pero may mga footage ako na parang behind the scene. Iniintay ko na lang na ano, bago ko ilabas. Nice. So, hindi ka lang ano, travel blogger, boxing blogger, commentator, announcer, artista din. What can't you do? Ang kulang na lang sa akin yung ano eh, taga Cebu na ano na ano filmmaker, baka kuhanin niya rin ako eh. I'm open sa mga ano, sa mga drama. Tingnan natin next year. Yeah, gawa ka na. Kahit extra lang. Okay. Pero ano, so glad na nakipagkwentuhan ka sa akin ngayon. Ano, I'm just waiting for the main event. And then mamaya kung masasamahan niyo ulit ako, I'm gonna try and do a commentary of the Pete Apolinar fight. But 3 p.m. may interview kay Robert Paradero. And yun, so maingay na maingay ang ating boxing. At sana magtuloy-tuloy ito. What time yung Pete Apolinar? Sabi nila 3 o'clock, pero check ko ngayon, karang nakasulat. Sige lang ha. Check yung Omega Boxing Gym. So, i-follow nyo po yung Omega Boxing Gym Facebook page. Harang dito. The event will begin in 16 minutes, ha, nakasulat. Korea Boxing Channel. Speaking of Omega, guys, may interview ako with Franco Serafica mamaya. Oh, anong oras? Very interesting story. 9. Live? So, oh, 9 p.m. Okay. Maharlika, mahal kita podcast. Yun. Oy, Sir Boyet! Salamat, ha. Thank you so much for the commendation. Ano yan? Legit yan si Sir Boyet. ABS-CBN. Say, ano masasabi mo, Diego? You were saying something? Oh, that's about it. A very interesting guy, si Franco. Parang
parang he came up the right way, the hard way, kahit, you know, siya yung mayaman siya. He came from, nag-aral siya sa pinakamahal na school sa BGC. And the run, La Salle Green Hills. yeah, La Salle Green Hills din. May ano pa daw eh, may sa isang laban niya hindi daw siya nabayaran, sinabihan nung siya, ah, mayaman ka naman, hindi siya binayaran ng ano ng promoters. I mean, ano yan, he's fighting for passion. So very meron akong ano eh, gustong itanong siya kanya na hindi ko na itanong eh. I'll send it to you. Baka pwede itanong mo on my behalf. Pero I'm so happy. Gusto kong dumagdag yung mga boksingero na ganito na they're not just doing it for money. In fact, they're doing it for, you know, for, kumbaga iba yung gusto nila eh. I don't know, for fame or for, kumbaga, recognition. So, sana marami pang ganyan. Para magkarami ding sponsor. Tsaka pogi pa, no? Tisoy na boxer. Oh. Yep. Pwede pang bench up, pwede pang bench. Oh, na-offend nga, merong isang news agency pare na nagba-boxing na pinakitang video, nagtapatamaan ng mukha. May na-offend yung isang boxer natin na sikat dahil sinabi yung boxing daw hindi para sa mga gwapo. Eh, mga gwapo naman tayong boxers. Dati ang sasabihin ko, ito yung talagang naniniwala na gwapo sila kahit anong suntok sa mukha nila. May, hindi lang naman sa itsura yan. Yung sex appeal. Yun yung difference ng gwapo at pogi. Ano ba difference sa gwapo sa pogi? Ang pogi, kailangan maligo para maging pogi. Kailangan magpapango, kailangan magsuklay. Ang mga gwapo, kahit damitan mo ng sako ng bigas, gwapo pa rin. Iyon. Nasaan na ba yung sako ng bigas dyan? Agasa ng bayan, Carla Smart. Ay, December 4 po laban niya, no? I'm still trying to work it out. Mukhang mati-TV na yata yung laban niya, pero usually pag Carla Smart, usually siya yung nati-TV lang eh. The rest hindi masyado. But we'll see if we can work on sa Manila po yung laban ni Carla Smart against Anthony Geraldo. So, that's upcoming soon. That's a good fight. That is indeed a good fight. Marlika, nako naman, 9 o'clock ka pa nagsimula. So, let's see what I can do para matapos ako ng maaga. Or maliit ako. It's okay. I'm not... Hindi, okay lang. I wanna promote you kasi, syempre, Franco Sarap. Usually, 9 o'clock eh, tsaka Sabado at Linggo. But, mga gano'ng katagal ka, 10 o'clock na lang ako magsisimula. 1 hour lang siguro. No, it's sige. Fine. I don't wanna sagasa. Ano lang naman to eh. They can watch after, you know. Pero here's one thing na advice ko sa'yo. Most of the live stream, ang nanonood 200, kamari ganun, 50 or kung ilan, mas maraming nanonood ng replay. Okay? So, that's why yung nakikita mo yung strategy ko, I try to, yung sa unang part, I try to do it like it was recorded na nagbibigay kagad ako ng balita. Kasi ginapanood na lang replay, baka minsan yung iba na naboboard na masyadong mahaba yung intro. So, that's my ano lang, one piece. Just, it's live, but you might wanna think of it that's also someone is watching it recorded. Thanks for that. Yun yung ano eh. At saka, uso na talaga ngayon yung nagla-live-live lahat eh. Kasi, very interactive. Yeah, actually, I don't know how to interact yet. Kaya, in my mind, walang nanonood. I don't even, kasi hindi ako marunong magbasa. It confuses me. I don't know how to do it. Yeah, it's just years of experience. I was in this, used to, talagang ano lang, nasanay ka lang talaga. It's so hard din. Eh, ano, mamaya may magte-text sa akin. Napapahinto ako. Eh, alam mo, I was in a call center and yung dead air sa amin is a cardinal sin. Kaya, dapat walang dead air. Radio din, no? Oo, kailangan no dead air. Tapos yung kausap mo hindi magsasalita, you have to have something to say. And sometimes,
ang hirap mag-buffer ng salita. Kasi, alam mo, in this world today, everyone that's watching us, time is very important to most of us. At dahil sa dami ng option, they could just easily scroll up or click next. So, pag na-board sila, biglang taas, biglang baba. Kaya, yun ang, ano, kaya kailangan talaga, hindi ka mabablanko as much as you can. Are you using StreamYard? Are you gonna be using StreamYard? Yeah, yeah. StreamYard this time. Okay. Na-try ko yung Melon, pero StreamYard muna. StreamYard. When you decide to buy it, please click the link on the description so I get some certain referral. Ah, for real. All right. Sige. When you decide to buy it. But if it's free, it's okay. Ang dami nang nag-click dyan sa description kasi ang dami nag-i-stream yard. Nakita ko doon sa statistics ko pero walang bumibili. So, pag may bumili lang, sakala ko may kita. But yun, I'm glad that you're doing it and hopefully, alam mo, isa ka sa ano, isa, kumbaga, maraming may idol sa'yo dito sa channel ko eh. So I'm sure dadami yan, basta maging consistent ka lang. That's a problem there. Thank you. It's true, brother. Alam mo, nothing against the abang nag-iintay-tay ng laban na. And usually I do this as on my podcast. It's hindi lang po pang boxing, may medyo may konting educational side sa YouTube, tsaka motivation sa kita niyo sa mga interview ko pag underdog, naging motivational league interview and educational din. Alam mo, sometimes kasi ngayon, and this is the real talk, Diego, no, di ba may mga nakikita ka na sinasabi na garbage content or meme na content, minsan talaga natatalo ng masipag yung magaling eh. Kahit ano pa yung content niya, basta masipag ka. Kasi it's more on, ang bilis kasi makalimot ng tao eh. So the more content you produce, unfortunately, that's how you get the eye right now, but in order for you to get and retain naman is you have to then have the value. Pero pwede ka magkaroon ng eye view kagad basta marami kang content. Yeah. Ano talaga yung hard work talaga trumps talent any day. Yeah. And yung in the long run. Correct. Totoo yan. And then you develop the skills as you move forward. Yun. So, if you're consistent, it doesn't have to be a lot. It just have to be consistent. So, kuwari, sinabi mo, Diego, na I will be live at 9 p.m. every Saturday. Then, you do it every Saturday. Na mag-aabang na yung mga totoong sumusuporta sa'yo at that time. Kaya sa akin, nagagalit yung mga tao, Sir, magla-live ka ba o hindi? Hindi ka nag-live. Naku, hirap din maging consistent minsan eh. Iba na talaga ngayon. Wala na nanonood yata ng TV eh. Puro ikaw na yung pinapanood. Lalo na pag fight day. Oh my goodness. I wish. Pag fight day, ano, mag-iipon na yung mga yan para makabili sila ng pay-per-view. Kaya bukas, ano, yung Caleb Plant, I'm watching it on fight.tv. 700 pesos po. You can watch it. Yes? No, kahit you were gonna say something, Diego? Pay-per-view. Kahit ako bumibili ng pay-per-view, nanonood pa rin ako sa'yo for the commentary and I wanna hear what people are talking about. Ganun naman yata eh. Oh yeah, that's the new way. Totoo yan. I mean, alam mo, I was working with an account when I was a call center in DirecTV sa US. So, they have this yung football season, di ba? Yung Super Bowl. Tapos meron sila dong binebenta na parang may statistic you can interact. Most people watch on TV and they still look at their cell phone to interact with other fans. Parang ganun yung nangyayari. So it's a bridge. So a bridge do sa laban eh. At saka it's a community kasi na binibuild natin. So na-appreciate ko yan. Parang nagiging localized kasi. Hindi lang siya localized yung commentary. Naging parang community yung commentary kasi magkakakilala, nagkakausap-usap, or kilala niyo yung commentator, nakakasagot. Yeah.
Me too, mute ko yung pay-per-view tapos pow ang voice ko. Blow by blow. Salamat. Salamat. Mary Jane is one of the talagang supporters of everyone. Yeah. Everyone. Ano? Every boxing. Natutuwa ako, Mary Jane, na pinaparoon mo pa rin ako. Ang dami mo na ngayong options sa commentary. Ang dami ng lumalabas dyan. And thank you so much for always supporting. At naka, alam mo, nakakulay na green yung kanyang ano dito kasi siya po ay member ng Powcast Sports sa YouTube. 49 pesos. Kaya kaya niya. See what I did there? Kailangan din na kumayod. Okay. Yeah, by the way, ano, Jonah Sultan is coming to the Philippines. I tingnan natin kung masalubong natin, pero alam ko may mga quarantine eh. But I believe Monday night. Mm. San ba pag ano, galing sa US, san bang airport pumabaksak? Hindi ko alam kasi. Baka sa iba ako eh. DJ Lover Sports. Baka sa Cebu siya kung pupunta siya ng dyan. San? Or Zamboanga? No, it's Manila. Manila. I was told it's in Manila. Sabi nga, yung mga vloggers nga daw, welcome daw na sumalubong ka. So, hindi naman makakasunod din. So, kumbaga parang malayo din. So, I don't know kung papaano yun. At saka, di ko alam kung gano'ng kahigpit dun sa airport kung papayagan kami sumalubong. Ay, mahirap yan. That's the problem eh. So, I do not know. Di ko alam. I'll see what I can do. Inaayos ko pa eh. Pagpal number 3. Sa baba. Can I reverse plant? Ano? Parang hindi ko alam to, pero parang dihado-dihalo si Caleb Plant sa ads. Yeah. Dihado sobra. I won't be surprised if maging ano to, maging draw. And then maglalaban ulit si Canelo sa PBC. It can happen. Yeah, that's the other part of the story, no, Chego, na parang yung Caleb Plant, parang binibuild up din dito. So, may laban, kumbaga. Currently, what is 7 days? Knockout per round, Caleb 100 will win 10K. Wow. Grabe. Pal number 3. Sir Pao, ikaw naka-line up kay Ed Chino at Rica Trinidad. Wow. Salamat. Salamat po. I wish. Thank you po. Actually, hello, Diego. Kahapon, sobrang nagsipag ako, naghahabol ako ng video, medyo bumaba yung viewership ko sa totoo lang. Kasi puro local ang pinag-uusapan ko eh. Napag-download ka na ba ng ano, TubeBuddy? TubeBuddy? No, not yet. Yeah, you should. So, I will tell you how it works. Libre na to. I will tell you how it works. I'm getting pearls now. Listen up, guys. Yeah, because it's important that you look up to a channel na kind of you copy or you use it as an inspiration. And ako, ginagawa ko siya sa mga kaibigan ko rin na channel. So yung BCCB, I always keep track of where they are. It's just healthy competition. So if you're on TubeBuddy, ito, nakikita mo to. That's the stats. Makikita mo kagad, may stats kagad na trend. Kita mo yung ano, umakyat ako dyan dahil kay Sultan eh. That's the trend. Nakikita mo ba? Hindi. Yeah, I can see. Okay. So, ayusin ko. Ayan, total watch time. Tapos makikita mo din dyan yung subscribers, kung bumababa at tumataas, videos last 30 days, kung gano'ng kadaming videos, look at the videos I upload. Every day. Yeah, so... Yeah, ang pinakamagaling sa amin, sa BCCP, pinakamalakas, ito yung mga sinusubscribe ko. Si Boy Bakal. Nasaan na ba si Boy Bakal dito? Galing yun eh. Si Boy Bakal? Magaling, ang dami kasing viewership niyan eh. So, you know, makikita mo dito, mako-compare ka agad kung gano'ng yung diferensya ni Boy Bakal at saka rin sa akin. Kita mo?
Yeah. Look at that. Ang layo. 9 million. Damn. Yeah, ang layo. And all he does is report yung mga ayan, oh. Grabe, 530,000 na siya. At yan yung mga content niya. So, but ako, I mean, it's healthy competition. You don't feel sad if other people are better than you. But iba kasing style nila, iba yung style natin. Sabi ko nga, pare, Diego, if you're looking for, kumbaga kung hinahanap mo yung views, I mean, you could do the same style as Boy Bacal or Sports Talk PH. Pero if you want, kumbaga, yung ganito na parang pati ikaw, you highlight yourself as a commentary, commentator, announcer, parang ganon. Ito yun. Yung katalad ng ginagawa ko. So, yan. Yeah. Ganyan. Yan yung ginagawa ko. Check ko sila. For sure, hindi ko gagawin yung ginagawa nila. I don't work that hard, man. Aha, ito. Tapos, isa pa pare. Isa pa pwede mong gawin. Pag naka-YouTube ano ka, buddy, pinopromote ko yung YouTube buddy, eh, nakikita mo yung ano stats nila. Tsaka nakikita mo kung ano ginagamit nilang tags. Tsaka stats per video. Ah. Per video yan, brother. Nakikita mo. Ano nila nilalagay yung tags? Ito, tags to. Oh, yan. Yan ang mga hindi alam ng iba na nagsisimula. Kala nila video-video lang. So, makikita mo yung mga tags, yung mga statistics, yung likes sa social, yung ano. Cheat codes pala yan, yung TubeBuddy, no? Yes, and it's free. And you can use it. And however, meron ka pang extra na pwedeng makuha kung magbayad ka. So, may paid, may free version. At here's the catch, Mahalika, mahal kita. If you click the description right now, so ba? Meron ka rin? Meron din ang referral code. Oh, my. We all have to work. Pero totoo yan. I use it too. Rin, ilagay mo rin yung ano. Ilagay mo eh, wala kasing iba. Ano, walang, oh, ano, walang referral yung iba. Wala akong referral. Alam mo kung saan ako may referral pa? Sa Payantog. 20% off pag dinagay mo lang yung Powcast. Pero wala akong kita doon. Ano lang, it's just a help. So, if you wanna get 20% off, order sa Payantog Sports, so website nila, you get 20% off by using the code Powcast. Doon, wala akong kita. Nag-refer lang ako sa kanila. Pero yung mga sa US kasi mas maayos sila eh. Boss Pao, ilang years mo binil channel mo noon? Matagal. Pangalawang channel ko na to kasi yung unang channel ko, nangungopia rin ako eh. Eh, naka-copyright. Ay, linis ito. 4 or 5 years ago. Pero Pauka Sports has been around since 2010. Yeah, and it works out. Kasi mas marami po yung ano, mas marami po yung casual fans, and then that really helps na mabigyan sila ng story. But the thing is, kung ito naman yung nakakatuwa dyan, Marlika, pag magsama-sama kami ni sa personal ni Sports Talk at saka ni Boy Bacal, mas nare-recognize yung mukha ko kasi yung mukha ko out there. Yeah. At saka medyo ano kasi pag ikaw magsasalita ka na nakikita yung mukha mo, para kang ang tawag doon, Diego, help me with the word. Yung ano? Pwede kang masisi. May responsibility ka kasi yung mukha mo nakaharap. Liable, yes. There's a bigger liability ka in terms of what you're saying because kitang-kita galing sa ano mo, and usually pag magsalita pa ako unscripted. And one thing pala, advice ko sa'yo, brother, I know you're very good, but in some case, you have to script what you're gonna say in a way, or you have to put it in the bullet points, your questions. Kasi that's how I started. Hindi, magkakagulo ka. Yeah, I know that. Actually, na-realize ko, ang hirap pala dito pag live ka and then you're trying to talk. It's difficult to get your point across. Mahirap talaga eh. That's why sometimes yung nagbabagsakan pa tayo dati, may sinusulat din ako. Okay, good. Yan. Yan talaga. Nasanay na lang ako ngayon because some of the things that we've been talking for ages and paulit-ulit din yun sa yung tanong. So, natuto na ako. But on the early stages,
I script things and then I bullet things. And up to right now, I have bullet points. So, hindi ko makakalimutan yung mga i-discuss ko. Pero pag medyo tumatagal na, freestyle na talaga. Yeah. It's like a muscle, no? You really have to. Kaya nga ako pasok ko ng pasok sa live, mga live ngayon eh. So, like I said, next year pa talaga ako magla-launch. But I want to, you know, train. Paano okay. Pag-usap. And it's hard. Yeah. Yeah, lalo na pag ano. Okay yan, pag ang kausap mo si Diego, kaya yung madaldal din, kagaya ko. Kaya, I love being a guest too. So, pag ako yeah. Nag-guest, ang dali, para sa akin ha, siguro madali yung trabaho ng host kasi you don't have to ask me. I will speak. Isang word mo lang na ano, oh, sige, explain ko lahat yan. And that's the best guest yung nagsasalita. Kaya ang hirap pag yung guest mo hindi nagsasalita and ang hirap pigain. So, kaya nga, it takes two to tango. So, you have to adjust pag medyo mahirap yung kausap. So, iba rin yung ikaw yung guest sa ikaw yung host. Yes. It's a different ballgame. Kasi correct. Kasi na ako nag-host, I can't do it. I can't read the comments. I can't. Parang, I have questions in my head pero hindi ko sila may singit. Parang, kinalimutan ko yung mga audience. Correct. Ang hirap pa. Tapos magagalit pa ibang audience. Hindi mo masya-shout out. So, you have to get used to things. Tapos, kung ano-ano comment, ihirap. Sabi, pa-jacket, pa-jacket. Hindi ko maintindihan anong pa-jacket. Moderator pala. Moderator pala. Hindi ko rin talaga minsan maintindihan niya. But, you get used to it. Maintindihan naman ng iba yan eh. Lalo na pag medyo malaki na yung channel, dami nagko-comment. Hindi mo mababasa lahat yan. Pero at the start, pare, try mong basahin. Pero try as well to not be ma-deviate masyado sa storyline mo sa interview kasi may magugulo ka talaga. So, minsan, wag mo na lang muna basahin yung ano yung comment. Maintindihan naman nila yan. Oo. Kaya ako, hita mo, okay, mag-shoutout ako ng konti. Mamaya, hindi ko na kayo babasahin. Sine-explain ko sa kanila. And then, sa huli na uli. Lalo pag may kausap ka. Eh, believe ako kay Jason kasi sometimes yung mga live niya puro shout-out lang. It's nothing. Dati, ang dami niyang views. Pero, so, shout-out sa ganito, ganyan, ganyan. Wow. Crazy. There are levels kasi, there are stages yeah. of growth, no? Yeah. Like, medyo nasa-saturate na rin. So, yung mga fans na nanonood dito, lalo na nagsisimula pa lang dati yung, nauso pa lang yung nagla-live na madami, nagsa-shoutout. So, they all want shoutouts, di ba? But sooner or later, yung fans mo na yan, same fans, minsan mapapagod na rin yan magpa-shoutout. Minsan tatahimik na rin yan. Yung excited ka, uy, pa-shoutout, sir. Pa-comment naman, sir. And sometimes yung ano na yan, now, they want a different kind of value. Than the shoutout. Kasi na-shoutout mo na sa... So, nag-elevate ka, you have to adapt. So, ikaw, sisimula ka pa lang, the best thing to do is shoutout mo talaga because yun yung, uy, napapansin ako ng content creator. So, shoutout mo talaga sila. That is what Jason did in the start. And he built the community. And plus, this is a community, hindi naman to, kumbaga, one way talaga eh. So, yun. Yeah. Okay. Just give me a shout out. Willing to mentor Marley. Ayan, si Boyet Season. Wow, I'm honored. Yeah. Thank you, sir. Yeah, Diego Frax. Kanina pa pala nanonood si Sir Boyet, aba. Kala ko wala na siya. Sir Boyet. Pwede ba mag-shout out habang nag-weather forecast ka? Mag-shout out kay Pao Saluto. Hirap sa nasa TV, may bayad yata yung shoutout sa pag sa TV. Makulimlim ang araw. Pero manood kayo ng Powcast. Shoutout. Hindi kayo pa yung solo na lang. Bawal yun kasi network. gusto kong channel may laman na natututo. Yeah, salamat Mary Jane for always being there. Right now, nagkakaroon tayo ng kwentuhan ng ganito. Guys, pasok kayo. Sir Boyet, actually, pwede kang pumasok. May StreamYard link dyan. If you wanna join, please do. Dito, pwede kang magsabi ng kahit ano. Pero as much as possible, bawal magmura po. We're just waiting for the main event. And then, usually after the main event, I stop the
the live stream. And then, oy, sabi di pwede, TV Patrol yun eh. Yan. In fairness, magaling yung channel na Champ Tata. Meron silang nightbot, mag-comment ka lang ng gwapo, magpo-promote na yung channel mo automatically. It's a way of ma-recognize yung madaming views nila. Yep. Hindi ko na maasigasa masyado yun eh. Ang nakakalong ko nire-recommend di YouTube, walang kwenta content. It's because that is the most interacted. The difference is, iba kasi yung ano eh. Alam ang daming magagandang content. Basta ini-interactan, nagagalit kayo, natutuwa kayo sa isang videos. That's what YouTube is promoting. Because their business model is different. The more views, the better. Whether you like it or not, as long as people are interested in watching it, eh, yun talaga yung pinapakita. Sir Pao is my number one idol sa vlogger. May laman na kapag-ausap. Salamat, DJ Love Sports. You can join. Ang long run yung sa kanya. And it's more influence than anything. Yeah. You can join DJ Love Sports sa ano po, sa tawag dito. Nandiyan dyan sa YouTube yung link, yung nakapin naman yata eh. Si Maharlika, lagi itong kasama dito eh. May bayad na kasi yung ano ni Maharlika. Eh. Kasi, Maharlika, mag-upgrade ka ng ano mo ha, ng camera mo ha, pag nag-ano ka na. Yeah, next year. Naano ko na. Hindi nag-istag. Ayan na, ang boom-boom pa sa last na bagyo, pasok ngayong gabi. Tinuturoan mo pa ng ano ha, subliminal ha, na shout-out. Shout out, Sir Pao. Maganda tanghali po from Davao Oriental. Boom, boom. Powcast Sports. Guimel Kusain. Where to watch the main event? Ayun. Tulungan nyo nga si Sir Boyet. Kasi there are a lot of things that we can say on social media. But I was given already a warning. Bawal mag-promote ng gambling. Bawal. Basta lahat ng mga illegal. Bawal ko i-promote. Pero yung mga kasama natin dito, mag-share sa iyo ng link, Sir. Kasi sa Fight TV ko po pinapanood yung ano, may bayad po doon. Yung Canelo. Pero ito, wala to sa Fight TV. Sinend lang ng mga kaibigan natin to eh. Sir pa, may laban ngayon. Tapos babae na po, tatalo po si Mark. Ba? At main event na next. Babae ba? Yes. Oh. Si Michaela Mayer, gandang babae. At kalaban niya si Hamaduchi. Hindi po hapon yun ah. Ayoko makita masaktan ng mga babae. Ayaw ba? Oo nga. Ang alam mo actually, yung Michaela Mayer, she looks good at ang galing niya sa boxing. Pakita ko nga yung ano. Blunt bomber ba? Siya ba yun? Ano, yung malaki ano nun eh. Inaharap nung, ito yung very slim and matangkad. Ayan siya, o, yan yung itsura niya. Ito si Michaela. Maganda to eh. Tingnan, matangkad eh. Tapos may rock band pa. Ito siya, oh. Sa backstage. Sean Porter. Yung mga lawang. Ito yung, ay, hindi pala ito yung kalaban. Ito yung kalaban niya. Blond. Maliit. Ang pinakanta pala kanina yung ano, no? Yung One of the Ring Girls. Pinakanta. Oo, oh, nice. Ng National Anthem. Magaling talaga pumili si Bob Arum ng Ring Girl. Magaling ba? I gotta give it to him. Sir Pao, may sinabi ka na may laban dito sa South Korea mamaya. Yes, sir. Pete Apolinar po. Laban po. Mamaya-maya po. Abangan po natin yung laban niya. I'll probably do a commentary as well on that one. Let me check sa link kung nagsisimula na. Ayan, nagsisimula na yung laban doon sa Korea. Sa Omega Boxing Gym po, puntahan nyo. Babae din na naglalaban eh. Hindi ko alam kung anong oras mismo sa kanya. Mukhang mahaba yata yung event na yun. Shoutout naman, Idol, 2K Family. I hope masilip mo ang bahay ko, Sir Idol Pao. Kaka-start ko lang din. 13 days pa lang po. Ayan. Haba-haba pa ang journey mo, 13 days. It's all gonna be hard work. Tinago mo pa yung video eh. Naka-upload na sa YouTube. Oh, yan na. Medyo malaking height difference na tangkad si Mayor. Yes.
Ito na, ini-introduce na po yung mga boxers. Nanonood ka ba, Diego? Diego yes. Tuloy. Hindi? May pagkwentuhan ka na. Ha? Papanoorin ko, hanapin ko yan. Kung magko-commentate ka na, ano na ako? Yeah. I'm gonna commentate, brother. Because they're being introduced right now. Cool. All right. So, nasa misigaw na yung ano, yung tag dito. Yung announcer. Michaela Mayer. Olympian. Matangkad. Born in Los Angeles, 2-0 in World Championship fight. Represented the U.S. in 2016 Olympics. Last fight niya is June 19. So, guys, main event, women's fight. Pakita ko lang yung tail of the tape siguro para di kayo left in the dark kung sino ba itong boxingero na kino-commentate natin because they're not that well-known in the Philippines, I guess. Tapos na po ang Pinoy boxer. Kanina po, lumaban po si Mark Anthony Bernaldez. And what could be another controversial fight because of the early stoppage. Again, it was an early stoppage according to the point of view of a lot of people. And I myself think it was an early stoppage. And we had Coach Dalut, one of the coaches of Sandman Promotion, was here. And he said his point of view. Pero tapos na yan. At ngayon po, we're looking at women's boxing. And this is Super Featherweight Contest. 10 rounds of boxing. And this is Michaela Mayer and Maiba Hamadush, 5'4 and 5'9. Nagsimula kagad ng mainit po ang laban na ito. At ito po, taga France po yung kalaban niya. So, let's go. And this is for the IBF World Super Featherweight title and the WBO World Super Featherweight title. 2 minutes per round po ito. Bawal daw ang makeup sa laban. Hair secure with soft and non-abrasive materials. It was just a comment on the or a graphics that's being shown. So, sobrang tangkad po ng Michaela Mayer and siya po yung sa top rank. And itong si Hamadusht is going forward as she needs to be. Kailangan talagang i-brawl niya itong mas matangkad kasi pag ginamitan niya siya ng distansya, mahihirapan siya. Grabe yung pasok agad taga France. Si Maiba, and he is just moving forward with a number of combinations right now. Talagang pinapasok niyang maigi. Michaela Mayer counter hooks. Uy, natamaan si Michaela sa mukha. And Michaela had to clinch. Medyo malakas tong kalaban, ha? Tapos na po yung Pinoy kanina po. And this is the main event, Junior Lightweight Title Unification between American and France. America and France, Mayer. Michaela Mayer. Ba, matindi itong kalaban niya ngayon. Ha? And I guess itong si Hamadush recognized that he needs to go all out against Michaela Mayer. Yun, sapul na naman sa mukha si Michaela. Masipag po yung Hamadush. Sipag. 2 minutes lang to, kaya patapos na to. And then that's it. That's the first round of the main event. So, gabasa muna ako ng comment. Boxing stream website ako. Thank you. Thank you, guys. Alex Fuentes, shout out. Talo po yung Pilipino natin kanina, Mark Bernaldez. Actually, hindi pa ako nagbe-breakfast. Parang may mark sa ilong ni Michaela Mayer.
Here we go, round number two. And I think the plan here of the other champ, si Hamadouche, is just to go move forward. And that's exactly what she is doing right now. And the look at the stats, si Pag, 86 thrown punch against 46. And with this kind of thing, ayan, bumabalik din yung Michaela Mayer, nakikipagbalikan siya dito. Oh my God, this is a brawl, women's brawl. This is a woman's dog fight. Usually, pag babae, cat fight ang sinasabi natin. But this is like a dog fight right here as Hamadouche just really pummeling and just throwing every hard punches she has in the book. At tumama na naman siya ng solid punch to the jaw. And Michaela Mayer being tested right here with the yung kanyang... Uy, yun lang, nakaka-counter ng isa si Michaela Mayer. No, eh, hindi niya magamit yung kanyang ano ha, yung kanyang pong advantage and reach because Hamadouche is just right in front of her. Switching of stands right now, southpaw to orthodox, and natamaan na naman po si Michaela Mayer. Hamadouche is just throwing everything. Another one. And wala yung depensa dito ni Michaela Mayer ha. And ang ganda ng pag-close ng gap. So siguro she needs to time it yung counterpunch siya, pero ang dami sumuntok po nung Hamadouche. If Hamadouche can do this for the full 10 rounds and just this is just 2 minutes per rounds, she may really get a chance right here. O, you know, solid na naman to the jaw. And medyo hilo-hilo na rin yata ito, no? Eh, hindi pa pala, kayang-kaya pa. Sumasagot pa po si Mayer. Mayer's going to the body. Battle of ano to? Patibayan talaga yung dalawang boksingero. Tumatama din naman po yung ano, yung Hamadouche. Alright, round number two is done. Yung may pumasok sa backstage natin, hindi po muna ako magpapapasok because this is the main event commentary. And salamat po sa inyo lahat. Kailan laban ni Magsayo? Fan ako ng kababayan. Fight mark, kaya mo yan para sa ating bansa. Wala pa pong official announcement. Trainer, this is the third round. Mayer is not using her height and reach advantage. Yes. Hindi niya talaga magamit, Diego, because talagang grabe yung pasok nitong Hamadouche. Brawler. Pero ang ganda rin ng mga pasok sa body shots eh. Ooh, good left hand straight. Right now, hindi pa tinatablan itong Michaela Mayer. But hopefully, gets her defense up kasi grabe yung pasok ni Hamadouche. Yun lang, na-counter si Hamadouche. Again, and the work rate of Hamadouche is so much. Ayan, palitan, pasok lang ng pasok. She doesn't care. She doesn't care much about the punches that's being thrown by Michaela Mayer. It looks like she can absorb it. So far, at least, ha? And so far, both of the boxers are getting hit with heavy punches. And grabe yung bounce nitong Hamadouche, no? Michaela Mayer, again, going to the body. She is exchanging po dito, no? She's not really trying to take advantage of the reach advantage. She is just right in front of Hamadouche, retaliating and just nakikipagbalikan lang eh. Ano po ito ha? Balikan ng mga babae, talagang suntukan talaga sila. The way to explain it is just kandaming combination ng Hamadouche. And swarming, that's the good term. Swarming, gatling gun of punches, automatic shots, and samantalang si Michaela Mayer also going to the body. But the work rate is so much more kay Hamadouche. I don't know how much more he can sustain this. This is round number three. Uyun, na body shot siya. I think that Michaela Mayer is doing the right thing. Kailangan tanggalin niya yung stamina nito ni Hamadouche. Really, andami. Na-counter. Solid. Michaela Mayer was able to catch Hamadouche. Solid. Napahinto doon si Hamadouche.
But Hamadouche, just for a while, coming back again. And she's just moving forward. Nip. Female boxing as at its best. Grabe. Mikael Mayer again. Ang ating pinag-usapan. Tsaka si Hamadouche. Siguro, lagay natin dito. Mika. Ella Mayer. And Maiva Hamadouche. Grabe. Phone booth fighting. Ibig sabihin yan, para silang nasa loob po ng phone booth at walang galawan. Ang ganda ng patama nila. Left hook, pasok eh. Okay, and right now we are moving to the third round. I just wanted to say, guys, that I appreciate you all sa aking pagsama sa akin dito sa laban na ito, sa live stream na ito. Very, very thankful sa inyong lahat. French. Relentless po yung kalaban ni Mikael Lemayer. Diretso lang, round number 4. Grabe. Mikaela, nakikipagpalitan lang. Pero, pababa na po yung work rate ni ano ha, ni Hamadouche dito. Pababa na pababa yung work rate niya. Yung work rate niya, bumababa na. Pero marami pa rin. Uy, countered right. What I'm seeing here is if Hamadouche continue to do this, at nagpapatama siya ng mga malalakas din na suntok eh. Eh, baka bumigay din siya dito. Pero women's boxing kasi ito, rarely we see a knockout. Very rare. Yun, upper... Phone booth boxing, 1 minute in the fourth round. Pasok sa loob nito si Hamadouche. Talagang mabilis niya na kuklose yung gap eh. That's the thing. Ooh, sapol ng left hook. Ooh, the exchange. Oh, shucks. Grabe yung palitan nila, guys. This is... Oh my goodness. Ooh. Wala nang depensa, guys. Wala nang depensa. Puro opensa yung nangyayari dito. Boom! 10 seconds na naman. Round number 4 is about to be done. Body shots for Mikaela Mayer. Head shot for Maiva Hamadouche. Wow. Titibay na mga babae. Boom. So solid. Solid yung mga kaliwa ni Hamadouche. Solid yung Hamadouche dito, guys, sa round na to, ah. Namumula na po sila. Mga tisay pa naman, ang popula na. So, don't stand in front of her. That very, very good advice because, pero hindi niya nagagawa eh. Commentary lang po, kaya natin dito. Hamadouche is just moving forward again. Pero nasalubong siya ng counter left hook ni Mikaela Mayer. Mikaela Mayer now trying to utilize the jab. Trying to stay away from that left hook of Hamadouche. Pero nako, yung beautiful
Namukha ni Michaela na namamagana rin ng konti. Again, the left hook tuloy-tuloy lang. We may see. Ang ganda. Shit. Nako, nagkasundukan sa ulo. Grabe. Grabe po yung palitan nila dito in round number 5. 2 minutes per round lang po mag female boxing. You see the size difference nilang dalawa, no? But wala yung size difference. It doesn't matter here because itong Hamadouche, the France female boxer, able to close the gap right away. Tuloy-tuloy lang po yung Hamadouche, guys. She is just, she doesn't know any style here than move forward and punch. Right straight, left hook. And Hamadouche, according to Andre Ward, has taken all the rounds. And the activity has just been so much. Yan, namamagana po yung right cheek ni Michaela Mayer because of that left hook. Wow! Good left hook. Pumapasok dito si Michaela Mayer. Uy, sasamaan din si Hamadouche. But Hamadouche, ibang klase. He got tagged there with a heavy punch by Michaela Mayer. But Hamadouche just continued to move forward. Grabe, oh. She's just ano ba yung bagay na ano? Let me explain it. Ano yung bagay na hindi marunong mag-reverse? That's Hamadouche. And dito masusubukan kung gaano ka kumbaga gaano ka kondisyon itong si Michaela Mayer. But body shot going, nako, tinamaan yung dibdib ni Hamadouche. Sakit din matamaan yata dun. Boom! Ouch! Body shot. A rolling stone. Michaela's dad is watching. It's so hard to see your daughter getting pummeled like that. Medyo na nare-reconfigure na yung magandang mukha ni Michaela Mayer dito, pati ni Hamadouche. May magana ng konti. Here we go! Pala, pasok ka agad eh. Uy! Solid! Palitan sila dito ng suntok. Nakikipagburol si Michaela. I don't know if that's the right thing to do, ha? Body punch, headshot ang target ni Hamadouche sa mukha. Body shot, halos hindi sumusuntok itong si, hindi nakakatama ito si Hamadouche, pero yung mukha ni Michaela Mayer. Grabe. Ang ganda ng ano eh, ng kondisyon ng Hamadouche. 6 rounds na po ito, ha. Shucks, sa pool. Hamadouche, just, di makawala si Michaela, guys. Magana yung mukha ni Michaela. Sa pull counter si Hamadouche. Pero wala lang. Wala lang po kay Hamadouche. As in, ano lang si Hamadouche, ha? Natatama siya ng counter, nakatama siya ng body shot, but she doesn't mind at all. She just continue to move forward. Just like a rolling stone from the hill going down. And someone probably going down right here because right now, ayan na, napahinto si Hamadouche. There you go. Napahinto si Hamadouche dito. Natamaan na naman si Hamadouche. Michaela Mayer, bumabalik dito. These are like guys. Boom! Sapol na naman. Maiba Hamadouche. Michaela Mayer, brawl. Kuya na, napapaano na si ano, Michaela Mayer, si Hamadouche dito, napahinto kahit konti, ah. Counter. Pang, body shot. Yun, ang daming tama. 10 seconds na naman. Ang bilis ng round dito, no? Solid. Solid punch by Michaela. But this is a fight. Body shot daw is gonna be the key. Ang trainer po ni Michaela, si Al Mitchell,
Assistant K. Caroma, George Ruiz, and Katman is Manny Robles. Bang, bang, bang! Look at this. Boom, headshot. Grabe yung pressure ni ano. Chofimo Lopez, undisputed lightweight world champion. Ibang klase. Here we go. Round number 7. Brawl again. Movements. Brawl. Jesus. Round number 7 na po tayo. Sa Mikel Amir versus May Bahamadush. Grabe ang tibay nung ano nung Hamadush, nakatama siya ng mga body shot, pero tibay din yung Mikaela Mayer dito. The thing about Hamadush is she is like an energizer bunny. She just keep on going. She just keep on attacking. Na yun, sapul na naman siya ng counter. Mikaela Mayer is using the doing the right thing here, trying to stay outside and countering pagkatapos, no? 1 minute kaagad. Eh, pasok na naman dito si Hamadush. The thing about that 2 minutes fight is that you can just give it all away right away. Grabe yung Hamadush. Ang daming energy pero tinatamaan na siya. Mikaela Mayer, she was told to get to the body. I think she needs to do that more because Maiba, parang hindi nababawasan yung kanyang ano, yung energy. Man. Mas lamado ngayon si Mikaela siguro, but grabe. Hamadush now being moved forward by Mikaela Mayer. Mga baligtad, ha? Siya yung nagpo-push ngayon, ha? Pero hindi nagpap... Oh! Tinamaan na naman si Hamadush dito. Oh, another right straight. And Mikaela Mayer maybe getting this round. Woo! Gutom na din ako, guys. Tapos na po yung kay Bernaldez. Guys, talo po tayo 3 rounds. TKO. It's hard to say, grabe yung ano activity nito ni Maiba, pero at this onset, ito yung sa last round siguro Maiba yung lamang. Ay yung ano, Mikaela Mayer yung labang. Mas matindi nga lang yung patama dito ni. Ooh, solid. Ay, Diyos ko po. Ang sakit sa mukha sa mga boxers. Buti wala pang nakakat dito. Ano kaya kung kumakalabog yung table ni Sir Pao? Veneno, mix eh. Yan na. Pasok ng pasok talaga si Hamadush. She doesn't care, pero bumaba na po yung kanyang work rate as compared to the first round. But still, she is throwing a lot more punches than Mikaela Mayer. But the landed in the last round is more now for Mikaela Mayer. Uy, again. And the more telling, ha? Last round. At least sa last round. Pero sipag nung, ano? And the judges may look at this one because the activity. But again, there's called an effective punches or effective offense. Will the referee or the judges interpret it like that? We will see. Ooh, good counter left. Wow, my God. 67-66 ang score ni Andre Ward. Ug. And oh, nice. Nice again for Mikaela Mayer. Good combinations. But doesn't matter for Hamadush who just continue to attack. Her defense is her offense. What a fight.
these girls, these women's, grabe yung ano, energy, grabe yung stamina, and they're just showing how female boxing is. Grabe, palitan sila ng heavy shots. No moving backward. Grabe. Yung Michaela Mayer attacking the body, attack, mixing it up, but Hamad just going to the head. Parang drum. Bang, bang, bam. Pinapatalbog niya yung boxing gloves niya sa mukha ni Michaela, pero tibay din eh. Sobrang close fight ito, guys. Oh my God. Ang daming mga suntok. Let's look at the replay. Sapuli. Ooh, headshot. Napahinto doon si Hamadush. Sapul. Tumatama eh. Oh. Ah, dalawang suntok. Solid. Thank you guys. Michael Aluwag. Sorry guys kung hindi ko po napapakita yung laban kasi copyrighted po. Bawal po sa akin. But I'm just doing a commentary para updated po kayo sa world of boxing. Yun lang po. Ako na gugutom na. Maiva looks like she may have a little edge in my score. Hindi ako nag-scorecard actually. Medyo gutom na kasi ako. Di ba ako nag-breakfast, guys? Mayer and Hamadush, round number 9 na. The thing about Hamadush is she doesn't care. Look at this, 692 thrown punches against 463. And lamang paputi si Hamadush, pero ang ganda rin ang pinapakita ni Michaela Mayer. I mean, this is gonna be another close fight to call. Mas kontrolado kasi si Michaela, pero grabe naman yung suntok ni Hamadush. Tumatama din eh. Pero mas malalakas yung suntok ni Michaela kasi ramdam mo. Dahil nakikita mo yung nagtitilt po yung ulo ni Hamadush. Right now, it's just phone booth boxing. Inside fighting, Michaela Mayer just decided that she just wants to take, kumbaga, acknowledge the fight and makipag-exchange po. That's exactly what's happening. Palitan lang sila ng mukha dito. Nanggigigil na rin yung coaches nila. 1 minute na kagad, round number 9. Palitan sa gitna. Mga babae, walang urungan ha. Ang impressive dito, yung stamina ng Hamadush, she's just jumping in and moving forward regardless kung tinatama siya ng malalakas. At tumatama po ng malalakas ito si Michaela. Uy, another white, good straight. Ay, napaurong dito. Stamina, battle of attrition, and very good work rate for both boxers, female boxers. Ah, shucks. Trading, ang ganda ng trading dito. Very healthy. Palitan ng suntok, guys. Walang nagpapakita na nasaktan sila eh. Ayos. What an exchange. Grabe. Guys, kulang ko ng tubig, ha? Sorry. Have to take a bite. Last round na. Number one fan ko daw. Si Philip. Philip, thank you. Salamat, sir. Last round. Round number 10. Palitan na kagad ng suntok. Grabe, guys. It's hard to really
tell you what's happening, but just think of it, napalitan talaga sila. Both of them throwing punches. Ngayon, si Hamadou siyang moving forward. Nagbabackpedal ng konti si Mikaela Mayer, pero sumusuntok siya eh. Trying to utilize the jab, trying to make sure that kahit papano makawala, makalayo ng konti siya. Pero wala, eh, Mikaela Mayer is just like a magnet. At siya ay attracted dito kay, si Hamadou is just like a magnet. And she is attracted dito kay Mikaela Mayer, who's just, she's just moving forward, man. This is the last chance. Oh, solid again. That was a solid by Mikaela Mayer. Pero yung Hamadou, the number of punch. Oh, yun! Solid left. Napahinto ng konti si Hamadou. That was a big one. And kailangan makabalik dito si Hamadou because that was a telling punch that could sway the score of the judge. Oh, and again, another right. Mikaela Mayer looking to get this last round. I mean, nasasaktan tong mga to. Oh, 40 seconds. Mikaela Mayer is getting this round. Oh, good. Nakabalik din si ano dun, Hamadou doon. And Hamadou trying to still get back whatever she can. And another solid right straight combination. 30 seconds na lang po ang natitira sa laban na ito. In the main event of this women's boxing na very entertaining po. Ah. This is for the super featherweight title, IBF and WBO. 16 seconds, still trading punches for both boxers. Lady Box, Hamadou Mayer, what a fight. I mean, look at that. Until the very end of the round, they exchange. Mikaela Mayer pushing forward now as she tries to convince the judge that she got that round. And we now go to the scorecard. Ganda. Grabe, ang ganda ng laban, palitan. And they still look pretty, guys. Kahit na grabe yung panama nila sa mga mukha nila. Maga na rin yung mukha ni Hamadou dito, hinga ng malalim. Nakangiti naman si Mikel. I mean, it's credit to their stamina. Ang ganda ng mga stamina nila pareho. Yeah, may dugo-dugo yung si Hamadou, may dugo. We're just waiting for the official score, guys. And the fight is over. We're just waiting for the score. How come you didn't throw punches? That was great. Bob Arum making some jokes. Tapos na po yung laban. Hinihintay na lang po natin yung score. All gas and no breaks. 10 rounds po ito, ah. Sa women's boxing, sa mga hindi pa po nakakaalam, 2 minutes lang per round. Sa mga nanonood, na kasabay kong nanonood, who do you think won the fight? This is a close one. This is a close one to call. Pag ganito, hindi na ako magsasalita. Shout out muna tayo. Carlo Padilla, shout out. Salamat sa iyo, sir, sa panonood mo. Itay lang natin kung sino panalo. Kakain muna ako after this one. Whew. We're waiting for the score, guys. We're waiting for the score. And France and US. Tignan natin. Well-deserved lunch. Pagkatapos nito, kain na kaag muna ako. Pamaglay pa ako mamaya sa Pita Pilinar. 10 scintillating rounds.
Scorecard. Lopsided. 190. Wow, sobrang lopsided ah. Lopsided to ah. Michaela Mayer. Shut out. 190. Ayan na naman. Scorecard na naman. Oh my God. 190. Yeah, ito na naman tayo sa scorecard. Always, always controversy in boxing. Man. Sobra naman to. Shout out. Sakit na naman ito. Sakit na naman ito. Sobra, sobra guys. Hindi ko maintindihan bakit ano, one-sided to. Shut parang nakakalungkot naman. Yeah, no way it was shut out. No way. I thought pwede pa mag-upside. Well deserved. Lopsided na naman. Kawawa naman si ano. Kawa si Hamadush. It was a closer fight. Anyway. Nanalo po si Michaela Mayer. Lopsided. Grabe. Nakakapika na yung boxing. Ay, nako. Anyway, tapos ko na to. Nakakainis, puro. Nakakainis lahat ng resulta. Anyway, guys, salamat po sa inyo lahat. Panalo po sa Kayla Mayer. Unanimous decision. It's a shutout. Ito po yung score. '98, '92, '99, '91, '100 to '90. What the heck? Whatever. Guys, whatever, guys. I don't know, guys. I don't know kultura. Anyway, I'm gonna do a separate reaction video on this one. Boxing has been making headlines. Ang gaganda na sana mga laban. Kaso, yung scoring like this, I mean, siguro, mapanalo si Miguel, pero not like this. Anyway, guys. Salamat. Kain muna ako. Try ko muna main. Salamat po. Panalo po si Michaela Mayer. Talo po si Mark Bernaldez kanina. Early stoppage din. Whatever.